Yo, welcome sa number one podcast in the Philippines, ang Milk and Wine Podcast. Yes, sir. Number one, bro. Sa mga babaeng gustong sumali dito sa aming Milk and Wine Podcast, i-message nyo lang sila Bruha sa Instagram, la@la.bruha. Sa mga gustong maglagay ng logo dito, dito yan sa tabi ko. Message nyo lang ako, kuya si Lakika. Yeah, medyo konti kami ngayon. Papakilala ko muna ang mga boys. Simula doon, Ives Presco. Yep, angat ka konti dyan, pare. Fat Mendoza. Ace Mendoza. Fat Mendoza. What's up? What's good? Hey, you already know. Hey, sabihin mo, you dig. You dig. You dig. Bugoy na Koy-Koy. Yeah. Budoy 613. Tenway. Tenway, gang ko ko, mate. Wala. Mali mag-promote to. Itcha mo. Itcha mo. Initcha na yung gang hong. Kabangan niya to. Inamoy, amoy. Kabangan niyo yung produkto namin. Gang hong. At syempre, ang inyong lingkod, shot by Pudong. Yes, sir. Pumalak pa ka. Uy, sumawa ka kasi si Frank tatawa nun eh. Mate nila. Para kasing tanga, salita na salita. Walang mic eh. Pakilala natin ang mga guests natin. Pakilala natin ang mga guests natin ngayon. Meron dito mga returnee. Yo, sa mga guests natin, magpakilala kayo. Anong pangalan nyo? Saan kayo makikita sa social media at anong ginagawa nyo sa buhay? Simula sa'yo. Patricia Mendoza. Not Chuch on IG. May clothing brand po ako. The student. Okay. Next. Hey! Stalian nyo nga muna to. Ako nga pala si Michiko Des. Meron akong resto bar sa San Francisco Gentry. Tapos meron din akong bigasan. Yan. Sa Maita social media. Makikita nyo ako sa... Instagram. Sa Instagram, Leslie Uy. Yan. Tapos sa Facebook, Michiko Des. Tsaka sa TikTok, Michiko Des. Okay. At yes, ang nagbabalik, hi. Isa sa mga... Wait, hindi nagbabalik. Bago to. Ay, oh, sorry. My bad. Hey, it's Mona. Makikita niyo ako sa Instagram, Mona Isla 304. Ang ginagawa ko, makeup artist. Yan. Check me sa Instagram. Yeah. Nice. Ito ang nagbabalik. Yo, what's up guys? It's me, Maria 555. Walang iba, alam nyo na. Yeah, from the House of Colab, Reaching Forever Records. So, music artist, ex-content creator. Yes, sir. Yan, hello po. It's your girl, RKD. No, parang mo po ito. It's your girl, RKD po. Nagbabalik. Model nga po pala, freelance model. And minsan talent. Makikita niyo po ako sa IG, Carlin Arkidoa. And yung FB page ko po is Arkid. And 1300, what's up? Tropa ko yun, 1300. Kumpare ko yun, 1300. Nebox. Ay! Ay! Nag-promote ka pa, hindi ka pa nagbabayad, ha? Hello po, ako po si Shaira Yoshino. 21 years old, galing Nueva Ecija. Layo mo. Nagsiselect po ako ng damit. Thrift. Opo. Thrift, okay. Thrifting. So galing ka pang Nueva Ecija? Nueva Ecija mismo. Oh. Pumunta lang siya dito, Koy, para sa number one podcast in the Philippines. Kita nyo? And Wine Podcast. Kita nyo? Kita nyo? Dapat naman talagang dayuhin. Kadayo-dayo din naman talaga. Worth it, di ba? Mm. Milk and Wine, number one! Ano ba yung pinakamalayo nating pinanggalingan na babae? Cebu! Eh, di yung nakaraan dito, yung ano din? Soul. Yung Sultan Kodarat? Bataan. Si Bataan. Ilo-ilo ba yun siya? Ay, hindi. Mas bate! Mas bate! Cebu ang mas malayo. Mas malayo ba? Alright, sige. Yo, sa tingin ko, Tol, ibahin naman natin ang simulan. Mamaya na natin sila tanongin ang kalagayan nila sa buhay. Yes. Okay. Ano muna, light... Light lang questions. Natin. Light.
Kasi mayroong nag-send nito kay Labru. Okay. Parang may nag-post ata sa social media ng situation niya. Tapos tinanong niya sa mga tao kung anong gagawin nila sa... Basta ganun. Basta sinad lang kay Labru to. Pinabasa lang ni Labru sa akin. Naisip ko lang, oh, magandang pag-usapan niya sa Milk. Basahin mo, Koy. Basahin mo. Tingin ko, ikaw magbasa. Okay. Tingin ko, magaling kang magbasa eh. Eh, si Maring Madel natin. Sobrang haba naman yan, no? Pero go. Please advise me. I divorced my husband out of group influence last year in 2023. I started working as a nurse and now working in a health account. And my friends told me that I could do without a man. So I got motivation from friends and left my husband. As I'm talking, two of my friends who advised me to leave my marriage got married recently. I feel lonely and I can't find another man. So far, I have dated 5 men and they just sleep with me and go. These men, despite dating me, they never respected me owing to fact that I'm not attractive because I'm in my 30s. One of my boyfriends got married to a young girl recently, leaving me heartbroken. I'm tired and I need to be in my house with my loving husband. My actions were out of my immaturity and wrong advice from evil friends. I realize my mistakes. How can I convince him to allow me back? How can I persuade my husband? Ito pa. May admin note. Wala na yun. Wala na po. Grabe yun. Alright, so kung kayo ang nasa kalagay niya, yeah. Ano bang katanong niya? Paano niya mabalik yung dati niyang husband? I-mic mo yan, i-mic mo yan. Yung ano? Kasi nga nakinig siya sa mga kaibigan yes, niya. Yes, kaibigan niya. Group influence, peer pressure. Tapos yung mga kaibigan, nung sinunod niya na yung mga kaibigan niya, yung mga kaibigan niya nagpakasal. Oo. Oh. Ang kulit na yun, no? Tarantahan yung mga kaibigan niya. Alis ka dyan. Diba, madalas din natin naging topic yan, Koy, na huwag ka makikinig nga sa mga nasa paligid. Okay. Okay, so ang tanong, ang nanghingi siyang advice, paano daw yun yung mababalik yung dati niyang husband? Kasi gusto niya nang bumalik sa ganung lifestyle. So tingin ko sa base sa kwento mo, 30s ka na. Malis ka na. Tanungin natin yung mga babae. Sa girls muna, girls. Sa babae POV. Ito muna ako, dito muna. Sino, kanina? Dito. Sa kanya? Yes. Babae POV, sige. Galing sa pinakamalayo, mate. Oo nga, galing sa pinakamalayo. Malayo din siya. Kung ikaw nasa kalagayan niya, paano mo susolusyonan yun? Para sa akin po, ano po yung tanong? Parang ano daw? Paano ano ayan, daw yung advice mo? Mag-co-host ka. Ano daw yung advice mo dun sa babae na iniwan, nag-divorce sa husband niya dahil sa dahilan ng group influence? Kumbaga sabi kasi ng mga kaibigan niya, iwanan mo na yan. Kaso yung mga kaibigan niya, nagpakasal pagkatapos niyang iwanan. So dahil daw immature siya, tapos nasa 30 years old na siya, paano daw niya mababalik yung husband niya? Kasi gusto niya daw. At ano rin ha, parang nakikipag-date-date na lang siya ngayon. Oh, so, parang lima ata ang boyfriend niya. Pero hindi daw siya boyfriend. Nire-respect. O, kasi nakikipag-sex lang sa kanya, tapos umaalis. Tapos yung isang boyfriend niya, nagpakasal din sa mas bata sa kanya. So, na-heartbroken lalo siya. So, ngayon gusto niyang balikan yung husband niya. So, paano niya ngayon mababalikan yun? Para sa akin po kasi, mali po kasi yung girl eh. Kumbaga, di ba pa pag kami mga babae, tapos may group of friends kami na, tawag dito, group of friends ng mga girls. Mali po yung tawag dito. Relax lagi lang, nanginginig kay. Relax lang, relax lang. Yung nanginginig po siya sa mga advice ng friends niya, gano'n. So paano mo nga kukumbinsihin yung dati mong asawa na bumalik? Nababalikan ka. Yung ano doon eh, challenge niya. Kumbaga ikaw yung nasa ano niya, nasa kalagayan. Kunyari ako yung dati mong asawa. Anong diskarte mo ngayon? Kumbaga aminin ko na lang po na nagsisiaw o ganun kasi mas aminin na. Kumbaga aminin ko na lang po na nagsisiaw ako kasi mas pinakinggan ko yung mga sinabi ng mga friends ko tapos ayun. Yung relationship nila. So aamin lang. Opo. Magbababa lang siya ng ano. Bababa siya ng pride. Amin siya na mali siya, Koy. Ikaw, anong solution mo doon? So, wala naman po akong masyadong experience doon. Pero, I think explanation lang and like communication sa isa't isa. I mean, explain mo yung buong pangyayari kung ano ulit yung nafe-feel mo sa husband mo. Ganun. Kasi, tayong mga babae, like parang pagkaibigan natin, ano, iniisip natin sila yung makakaintindi ng sobra sa atin.
So, like, nakikinig tayo sa kanila. Bakit nga sa tingin nyo ganun? Hindi ba't yung lalaki nyo ang dapat pinakamakaintindi sa inyo? Siguro ganun lang po talaga sa girls. Na? Mating lang po talaga na kami ng girls na makakaintindi. Pero sa tingin mo, talagang yung kaibigan mo ang makakaintindi talaga sa'yo. Yung talaga, kumbaga yung sa legit. Yes po. Kasi, at hindi yung lalaki. Kasi, bakit nga ba? Kasi nakakaranas din talaga kami ng ganyan eh, na naka-experience na rin ako ng ganyan na mas paniniwalaan niya yung kaibigan niyang babae. For me lang din po kasi, it takes time sa para sa aming mga babae na pagkatiwalaan din po kayong mga lalaki. Ganun. Like, pero sa best friend po namin, talagang binibigay na namin yung fully trust namin po. Like, ganun. Kapag na mali na sila. So may tiwala ka sa mga babae? Yes naman po. Uy, sa tingin ko, feeling kukuro kasi yung kaibigan niya, mas una niyang nakilala yun kaysa sa boyfriend niya. Gets. Ganun. So mas... Okay. Or feeling ko, Koy, ano, pwede rin sa part na pag kasi babae, ang iniisip nung kapwa babae, kasi nafe-feel niya rin to. Siya yung feeling niya makakaintindi yung kapwa babae niya. Yes. Eh paano yun, di ba minsan yung feelings niyo, minsan mali. Tapos si lalaki naman, yung iniisip namin, tama o mali lang eh. Di ba si logic kami? Mm. Yun. Yun, dun minsan nagkaka-conflict siguro eh, no? That's why po. Sinobo ni Arky ah. Hindi ba kayo naniniwala? May question ako sa inyo, mga girls ah. So, hindi ba kayo naniniwala sa ano, sa ayaw nyo yung kapwa nyo babae? Kasi nakarinig ako dati ng ganun eh. Yung mga babae, parang... Mga nababackstab. Oo, yung ganun. Yung sis. Pero ayaw nila yung isa't isa. May ganun kasing... Kumbaga mas may tiwala. May mga babaeng umamin sa akin na ganun. Na may ganung group of friends nga ng babae. Na totoo daw yun. Na magkakasama silang babae pero alam mo yun, ayaw nila yung isa't isa. So, ayon sa paniniwala mo nga, di ba? Kasi nagtratrust ka sa babae. So, hindi ka ganun. Hindi naman po. Alright. So, mas may tiwala ka sa babae kaysa sa lalaki? If na-game naman ng guy yung trust ko, siguro mas important na sa akin yung guy kaysa sa friend. Okay. Okay, wait. Nag-gain ng fully. Okay, so ngayon, ano nga yung solution mo para mabawi yung husband mo? Like, communication lang po and comprehension. Paano mo sasabihin sa kanya? Explain ko po lahat ng nangyari about sa may mga past yung sa lima. Kung, so, aaminin mo rin na Tehe, ang that's hirap. That's why communication. May sure yung lalaki, no, ha? Okay, nang mulima, gago ka ba? Pero dapat niya mga naman yung aminin. Kailangan niya aminin, no? Kailangan niya aminin. Kasi hindi naman malalaman nung gay yung nafe-feel nung babae or kung ano yung nangyari. Pero Koy, makasingit lang. Ganun talaga kaming mga babae na umaamin talaga. Kaya naming aminin yung katotohanan kahit alam naming masasaktan kayo. Hmm. Sa edad mo lang yun, aaminin. Ay. Pag 18, hindi naman aamin yung 18 eh. Hindi, ako sa pagkakakilala ko sa babae, kaya nilang dalhin hanggang libingan yung... Damn. Yung ano nila, yung tinatago nila, yung sinisikreto nila. So, di ba ano? Seryoso ba? Minsan nga yung ibang babae, parang, hindi, ano na lang ako, masira na ang lahat, huwag ko lang aminin. Tsaka hindi sila nakukonsensya to. Hindi sila nakakatulog lang sila ng maayos. Oh. Yung mukha niya, hindi. Meron namang may konsensya naman ng babae, pero mas matigas sila kaysa sa atin. Mas ice cold sila kaysa sa atin. Kung yung pinaamalala nga na parang ano, kaya nilang gawin na sabihin sa'yo, ikaw ama na itong... Dalo, pero hindi naman sa kanya. Kaya ng babae yun, panindigan hanggang huli. Dude, kaya nila. Kiti mo gano'ng ka-high school, June? Kaya. Oh, go. Sige, ang salita ka. Go. Para sa akin, parang pantay lang din naman eh. Parang depende pa rin sa tao yun eh. Kasi para sa akin, kapag yung tao, kapag hindi siya yung mga matitigas yung puso nila na kaya nilang dalhin sa libingan nila yung pinakang sekreto nila, may mga nakilala din naman akong mga lalaki na ganun din sila. Actually, based sa experience ko, may ganun talaga na kahit meron ka ng proof and all, kahit pitpitin nyo kami mo, kahit nga bugbugin mo yun, hindi siya pa rin aamin eh. Alam mo yun, parang
parang ano pa din. Kumbaga wala siya sa babae sa lalaki kung 11th rule daw ng mga lalaki yun, wag daw aamin. 'Di ba? So parang diba? Tung sa konsensya. Sabi dun sa ano ah. Rule natin. Hindi, hindi. Ng mga lalaki. Hindi, ng mga lalaki. Kaya nga, nawag aamin. Sabi daw. Sabi, nakikita ko eh. Siguro ng mainstream. Kaya nga may mga brand ko yung ano yung basta sa ibang province, yung may mga pamukpok, tapos nakalagay, pamukpok sa asawa mong masakit sa ulo. Yung mga ganun yung brand kasi parang, ano siya, parang karamihan daw. Kasi nakikita ko din mga meme sa Facebook, puro ganun eh, pinagtatalunan ng sino daw yung mas manloloko, babae daw ba o lalaki. Pero marami nagko-comment doon na lalaki daw. Parehas lang. Yun. Kasi nga, nagmumukha talagang kami. Kasi nahuhuli nyo kami. Hindi, tsaka big deal okay. din pag nahuli. Hindi, tsaka tol, mas madali tayong mahuli nga eh. Oo nga, oo din. Kasi tinatago ko. Isipin mo tol ah, kunyari tayo ang magshota. Paano ako mananalo dito sa kanya sa pagdating sa hulihan? Eh, mas grabe siya mag-imbisiga kaysa sa akin. Totoo grabe ba tayo mag-imbisiga? Tayo mga lalaki? Hindi, di ba? Pero sila, yan, gagamit pa ng dump account. Tapos, lahat ng babae nga mag-like sa'yo, kaya nilang tignan eh. Papalo nila. Oh, totoo diba? Yan. Totoo paano, yan. Diba? Kaya hindi natin silang mahuli-tuli. Tapos minsan sa tingin ko, organize pa to sila pag mag-cheat eh. Parang, kunyari, mag-friends ganto, to silang ganto araw, chinek ko ah. Yan, naka-organize yan. May team yan sila. Oy, nasa ganto ko ah. Ganyan. Grabe yan sila ka... Sa tingin ko lang naman to based on may teamwork sila pagdating sa tabuan ano ba? Ng ano diba? Relate ka, relate ano sila ano mo sinungaling ko mas highlight ang lakas nun ah damn ano mas ano sila mas highlight mas highlights paano yung sabihin pag sila yung parang victim ganun or basta pag sila yung may news parang mas matagal sila sa news feed pag sila yung nabiktima oo oo nga, kasi may pakialam yung mga tao sa kanila eh. Kunwari, ayaw, pag... kunwari nga sa scandal pa lang eh. Kunwari ako nagka-scandal, saglit lang ako sa newsfeed eh. Pero pag babae yung nagka-scandal, di ba? Medyo ano yun, tol. Medyo mahaba ba? Ah, pag yung sila yung biktima sa scandal ah. Yeah. Alam mo, ganito nga rin, tol. Kunwari, di ba, lagi tayo nakakarinig na let's say, kunwari, mga sundalo. Kunwari, 10 sundalo yung namatay. Kinabukasan nga, tapos na yun eh, no? Isipin mo, 10 babae namatay sa isang araw. Yeah, na balita. Yeah, diba? Highlights, diba? Masyado silang highlight. Talaga, no? Parang sa kaso din ba? Ha? Parang sa kaso. Oo, oh, oo. Oh. Diba pag babae, parang dehado. Medyo dehado agad. Ganun, may mga ganun lang. Kaya lugi-lugi tayo eh, no? Lugi. Hirap maging lalaki talaga. Pero anyway, alam ba dun sa konsensya-konsensya? Ito ha, ito kaya ko lang nasasabi na mas ice cold kayo kaysa sa aming mga lalaki. Kaya rin, ano na, kaya nag-break up na kayo ng matagal ng lalaki at na-fuck up yung lalaki. Let's say na-fuck up yung buhay ng lalaki, right? Kasi tanongin kayo about dun sa lalaking yun. Ang kadalasan nga sagot, wala nga pakialam yung babae. Parang, ano pa ng babae? Parang, yeah, ano kasi siya eh? Buti nga sa kanya. Or, kupal siya sa akin eh. Nag-cheat siya sa akin eh. Buti nga ganun sa kanya, di ba? Pero sa ating mga lalaki, hindi nga tayo ganun magsalita eh. Di ba parang, kaya rin nalaman natin na, let's say meron tayong ex na naging addict na talaga, di ba? Ubaligtad, no? Parang nandun pa rin yung heart natin na, oh man. Diba, parang, hindi naman natin sabihin niya, ha, ha, ha. Hindi man tayo tatawa sa kanya, di ba tol? Sa akin pa nga, isipin nyo, ano nangyari sa kanya yun? Tanginan, di kasi siya nag-stay sa akin eh. Oo, di ba? Ilang beses ganyan tayo diba, magsalita, di ba? Diba? Diba kung nag-stay siya sa akin, di sana diba, siya magaganyan. Ganyan tayo magsalita eh, di ba tol? Sila, oo nga, oo nga. Kaya ko lang nasasabi na parang mas ice cold sila kasi kung sumagot sila, oh ganun ba, ha, ha, tatawa naman. Parang connected nga yun yung pag... Totoo, ano, totoo ba? Ganun talaga yung sagutan so, ano, namin. Kumbaga parang wala kaming pakialam talaga na... Wala na kayo para sa talaga, ex nyo, di ba? Kumbaga, o di mas wala, ice cold kayo. Eh. Ako ah, ako wala talaga. Pag sinabi, uy, si ganito. Sige, sige. Atin natin kay Mamadel natin. Kasi baka mahal niya pa. Baka mahal pa ni Madel. Sige, bakit? Paliwanag hindi ako, ano... Kahit since day one naman, pag nagkaroon ako ng ex, naging kaibigan ko pa nga eh. Kasi parang nagka-connecta na kayo ng soul nyo, nagka-share na niyan na kayo ng mga ano mga problems nyo sa buhay. So parang yung bitterness, yung mga ganun, sa ano lang, mabilis lang yun eh. Pagkatapos ng bitterness, parang ano na eh, parang pag may nagsabi sa yes, may face, parang ganun. Pag na, may nagsabi sa'yo na, uy, si yung ex mo, ganito na yung ginagawa. Parang ikaw nga yung nafe-feel bad, na parang... Ano naman, ano na nangyari sa kanya? Mayroon kang kaibigan ngayon na ex mo? Oo. Hanggang ngayon, kaibigan yes, mo siya? Yes, oo. Gusto ka ano pa nun? May gusto pa sa'yo yun? Oo. May gusto ka pa kay Manel, no? Hindi, wala. May ano na siya, yung parang may partner na nga siya. Bawal ba siya magkagusto pag may partner? Eh, parang di na. Malay mo, hindi naman siya siloso.
Hindi, parang wala, hindi. Pero tingin mo wala nang gusto sa'yo yun? Oo, oh, tingin ko wala na talaga. Magkaano na lang talaga kami magkakaroon. Oo, oh, ito akin mo ngayon, Nelo. Oh. Diba? Ito akin mo ngayon, 5K. O, oh, kung hindi siya, o. Oh. Maniniwala kami sa'yo. Oh, pag hindi siya, o, oh, yun, di ba? Di. Kaibigan mo talaga. Kaibigan mo lang paraan. Kasi siguro, ano, nagsimula kami sa, ano kami, magkaibigan kami. Kung baga, isa kami ng circle, dun kami nagnamuo yung love, ano namin, sa yung muo. Relasyon, yung relasyon namin. Tapos, yun, pagkatapos na nag-break kami, kami pa rin yung magkakamulo. Kaya ako namumula. Sabihin mo nga, kaibigan, di tumatawa. Uy, hindi kita kilala ng ganyan ka. Bes, nagtikila tayo. Allergy ako sa ala. Kaya ako namumula. Kinikilig si Manel Gogo. Sige, sige. Uy, okay. Anong thoughts nung nasa iba? Anong thoughts? Okay, so, nasa na ba tayo? Teka. Andun sa divorce. Divorce. Sa unang tanong. Oh, ikaw, paano mo babawiin yung husband mo? Si Mare. Si ko, ano? Pangalan mo? Kumare. Micheko. Anong gagawin mo para makabalik ka dun sa husband mo? Anong sasabihin mo? Dun sa sitwasyon mo? Kanina. Naalala mo ba yung sitwasyon kanina? Naalala. Okay, sige. Paano? Sa akin naman, depende kasi sa akin kung gaano ba kami katagal na nagsama ng tao na yun. Kung siya ba yung kasama ko sa hirap at ginawa. Ayun, dun lang ako nagbabase kung babalikan ko ba siya. Kasi kung bago lang naman kami, tapos nagplano kami magpapakasal. Yun nga, yung question nga. Dun sa... Ah, talaga mag-husband na talaga sila. Oo, nagpakasal na sila. Tapos nag-break sila, naka-five siya na boyfriend. Kasi nabulungan ka ng mga kaibigan mo na mas okay. Nabulungan kita. Na mag-umasag. Maging, ano yan? Paano ba yan? Nagbulungan tayo. Basta na ano ka? Nahiwalayan, hiwalayan. Naudyokan. Naudyokan ka ng mga kaibigan mo. Tapos yung mga, nung naghiwalay ka, hiniwalay mo na si husband mo, nagpakasal naman yung mga kaibigan mo. Ngayon, gusto maiwan mo na naman ako sa ilalim. Tapos ikaw, ano ka, tumesting ka ng mga ibang lalaki, ganun. Siyempre, una-una ko nga, kung kekeltukan ko lahat ng tropa ko, sa akin ka nakatingin. Alright. Kekeltukan ko talaga ng matindi yun. Kasi una-una, kinain nila yung sinabi nila. Di ba? Hiniwalayin ko yung husband ko. Pero ang gagawin ko doon, putang ina, wala akong magagawa. Lulood talaga ako na para bumalik sa akin yun parang, eh. Ako din ibibigay ko lahat so, ang gusto nun. So ka? Oo. Yes. Para lang bumalik. Kasi sayang din yung pinagsamahan namin, di ba? Kung isang iglap lang. Paano ko sabihin sa'yo na wala na kalimang boyfriend ka na nga eh. Ayoko na sa'yo. Aminin mo ba sa kanya na nagkaroon ka ng libo? Oh, aminin mo ba yan na nagkaroon ka ng libo? Siyempre, hindi. Ang inakala ko, syempre, oo, hindi pala. Tama lang na huwag balikan ng lalaki. No? Tingin mo bakit, yun, diba, tingin mo bakit wag mo, hindi mo dapat aminin dun sa lalaki mo? Syempre, pagkaano yun, di ba? Hindi ko rin naman alam kung nagkaroon din ba siya ng mga babae niya na hindi ko rin alam eh. Di walang aminan. Hanggat walang naamin na isa sa amin, uunahan ko muna siya. Sana nga huwag kang balikan. Koy, alam din nila, Koy, husband mo. Alam din nila ng mga babae na pangit yung dating sa lalaki pagka may maraming alam ano. Alam namin yun kasi pagka nalaman ka agad ng lalaki, ay shit, hindi ka na babalikan, madumi ka na. Ganun ka agad yung isipin nila eh. Oo nga, ba't nga naman nila ginagawa? No? Alam nilang mali, alam ba't nila bakit, ginagawa? Bakit ganyan ginagawa pa rin? Parang, Tinitesting nila yung angas nila bilang babae kung ano kung papalagan pa ba sila ng ibang lalaki ba na tinitesting ba nila kung validation, hahanap oh yeah validation. Kailangan ng babae yun to validation sa lalaki yeah, lagi oh, kung may gusto pa ba sa akin to tsaka umahanap sila ng much may better na lalaki lagi yun ang tanong ng ano doon may asim pa ba ako minsan tinitesting nilang ganun eh no oh. Minsan maasim na ako eh ayaw si maligot. Ay, ikaw, paano mo babawiin si husband mo? Oh, yung ex mo. Lu? Lu? Okay, doon based sa story, sa ni, story. Ano, ni ate. Siguro, pupunta ako sa kanya ng kahit nakakahiya, kung talagang gusto ko talagang balikan yung aking, yung asawa ko, eh, sasabihin ko sa kanya yung sitwasyon, kung ano talaga yung tunay na nangyari sa'yo, kung ano yung talaga yung tunay mong nararamdaman o gusto mo bumalik. Eh, nakalagay din kasi doon na may girlfriend na rin yung husband niya, di ba? Mm-hmm. So, parang sa akin, sasabihin ko na lang sa kanya na sinasabi ko to sa'yo, lahat ng to, kasi gusto kitang bumalik, pero, ano, kumbaga, okay lang sa akin kahit dalawa kami. Yeah. Hindi. Oo nga, no. Kasi, umami na rin. Dalawa na lang kami.
Parang palubog na loob, palubog loob na lang sa kanya. Sa kasalanan mo. Ano? Kaka-attend nga tuwing Sabado, medyo. Kakapunta mo dito, ganyan ka na mag-isa. Break muna tayo. Sabi sa'yo, sabi sa'yo. Balik again. Balik natin agad ah. Yo, oh, and we're back. Round 2 na Milk and Wine. Anong jersey number mo, Manel? Bibigyan ka na. Sukatan yan. Sukatan yan. Hindi ko in-expect yung huling yun, ha? Pero good move rin, no? Good move din. Dalawa na lang kami. Hindi, kasi nga, may girlfriend na yung babae. Ha? Ayun na lang, may girlfriend na yun. Kumbaga, dun mo, pwede pa mapaisip yung lalaki. Down talaga sa akin to. Oo nga, no? Pwede. Testingin mo na yun. Ano nga naman? Tal, good offer yun. Good offer, no? Good offer. Parang... Ayun naman, papaisip ako pa uwi doon ah. Parang ganun yun pag uwi. Okay lang kay Manil. Oh, ikaw, ano, ante. Magkausap nila. Ano? Ante, ikaw, anong, si, ano, paano mo susolusyonan ngayon? Ano? Sa matanda. Uy. Uy, hindi naman matanda. Grabe naman. Try kung ano, try kung magmakaawa. Pero kung hindi, oo. Kasi ano eh. Paano ko magmamakaawa? Uy, basta, in my... In ah, luluhod! Luluhod ako! Oh, luluhod ako, luluhod. Ay, ay, tumutunog na nga. Uy, baka naman. Baka naman pwede nating hiluti-luti, yung mga ganun. Pero kung di siya papayag, sige, pwede naman kaming dalawa. Suko ka, ganun? Hindi, walang susuko. Walang susuko, kuya. Kumbaga, kung kaya niyang lumuhod din, kaya ko din lumuhod. Kumbaga, kaya ko din magmakaawa sa kanya ng maayos kasi nagawa ko yung mga hindi dapat gawin. Pero kung ayaw niya, pwede namang dalawa din kami. Hmm? Kita mo, kakatambay mo rin dito. Nag-iibo na kayo mag-isip. Ewan ko, natututo na nga din. Okay. Okay. Koy, tingin mo sa atin to, mga lalaki. Paano natin hindi take yung mga babae nagmamakaawa sa... Yung ganun na sitwasyon. Yes. Kung tayo, di ba? Kung tayo naman yung lalaki. Paano natin... Dito, depende sa... kasi kung tayo ang tayo, kung tayo mismo, sa pagkakilala ko sa inyo, sa akin, yung ganyan, hindi natin tatanggapin. O, sa ganyan sitwasyon. Ayan, kasal kayo. Oo nga. Kaya nga, kaya nga. O, galing sa audience si Kika from the slums. O, sige, sige. Kika from the slums, guys. Sa ganyang sitwasyon, tol, diba, kayong mga lalaki dito ngayon, kasal kayo, babalik yung ex nyo, paano nyo ititake yung nagmamakaawa na baba? Yun na nga, tol, eh. Patingin ko, sa ordinaryong lalaki, sa mga normal, pwede silang mapaisip pa nga, eh. Diba sa mga normal? Pero sa atin, Goy. Pero sa atin, parang, sa alam natin, parang, di na, diba? What the fuck? Kahit pumayag siya na pangalawa okay, siya, yun, ganun. Sige, magandang tanong yan. Oh. Pag po, Pero, di na. Kasi may girlfriend na kayo, eh. Na siya. May girlfriend ka na. Tapos 30s na siya. Daming 18 dun, no? Bakit ba may problema kayo sa edad, ah? Linisin ko na lang yung buong bahay niyo araw-araw. Linisin ko na lang yung bahay niyo buong araw. Sitwasyon kasi natin kayo, once na lumabas, wala nang pasokan. Wala na, no? Your decision is your decision. Kayo ba? Papayag pa kayo? Kayo ba? Papayag ka ba? Kaya ikaw si lalaki. Hindi din, ha? Hindi na. Ikaw ba, Ives? Papayag ka ba? Medyo. Pag naluhuran. Ives, anong gusto mo? Aaminin sa'yo na may 5 siya na body count o hindi niya aaminin? Aaminin. O, so tatanggapin mo pa rin? Depende. Ako nga, di ko na yata papaabutin sa magsasalita pa siya. Parang ayaw ko nang pakinggan. Ay, ito ang sabihin mo, aminin mo. Pero depende din yun sa sarap ng buhay ko ba? Depende yun sa sitwasyon ko, tol. Pag nasa level ako ng sobrang daming option, sarap ng buhay ko, talaga hindi ko siya maiisip nun. Pero pag nasa ano ka din. Yung umalis na ganun, tapos pag once na bumalik sa atin yun, may chance mas malala pa nga ang pwede niyang gawin sa susunod. Eh. Kasi una pa nga lang, umalis na sa atin eh. Eh baka na susunod niya, pwede na tayo niyang saksakin. Eh. Hindi, baka kailangan niyo lang bigyan ng chance. Ayaw niyo ba bigyan need na siguro para maging okay, wise kayo sa pagpili. Gamitin ko yun. Para asama ako dito yun. Para makasurvive, no? Hindi, parang gagamitin ko na kasi sobrang sorry niya sa akin eh. Pwede kong, yun yung motivation niya, fuel niya yun eh. Na i-payback yun eh. So, nasa akin yun kung paano ko...
Pero masasabi mo nga lang din yan, Tol, kung wala kang options. Eh, no? Oo nga. Kaya nga depende yun sa sarap ng buhay ko talaga. Kahit nga may isa ka lang na babae, kahit hindi ka maraming options, may isa ka na. Parang ang hirap na pakinggan eh. No? Yeah, yeah. Wala na eh. Mapapaisip ka talaga dun. Saan sinasabi ni Argy na may chance? Limang chance na yun. Grabe na yun, Tol. Alin, alin? Sabi niya kasi so, parang... So yung sitwasyon dun, may girlfriend na ako, so medyo mahirap na. Oh, may girlfriend na, yun, siya. Wala na yun, Tol. May girlfriend na, no? Na ako, bago na ako, tapos... Paano nga kung papayag nga siyang pangalawa? May girlfriend ka na, tapos pumayag. Paano kung papayag siya pangalawang girlfriend, may dala siyang 2 million? Pinaano mo pa yung ano? Pinalala mo pa, bro. Pinalala mo pa. Wait lang, nakagano na tuloy yung tropa, bro. Nakagano na yung tropa. Yung 2 million, pero siguro pag bumalik siya with 2 million, eh kung yung problema na ibibigyan niya worth 10 million, eh di wag na siya sa... Baka memate ko yan. Di ba? Memate ko yan, pre. Kasi, Tol, una, Tol, pag pinabalik mo rin siya, yung... peace of mind mo hindi kal oh hindi so wag na di ba pag pinabalik mo yun yung laki ng ulo nun oh nga no oh hindi tama turuan ng leksyon turuan ng leksyon no kasi pag tinang-iisipin niya oh pwede pa lang paulit-ulit no pwede ko pala siyang ano wag pakinggan pakinggan friends go so ano masasabi natin yung mga lalaki diyan kay ate ano anong mapapayo niyo kay ate okay ganito na lang di tanuin mo natin yung mga babae kunyari ni-reject na kayo ng husband ayaw talaga. Ano ang gagawin nyo na ngayon? Oh, wala na yung husband na, so paano ngayon? Right, right. Oh, ito. Ito muna. Si ano. Galing pa ng... Galing pa ng... Pasay. Yasap mob? Okay. Ayaw na nung husband, ha? So ano na ngayon? 30 years old ka na, ganyan. Parang mat, no? Ilan taon ka na ba? 20. Ano? 20, okay. So 30 ka na, ganun. Ayaw na ng husband. Ano na ngayon ang... move mo sa life mo? One lang. Move on. Okay, paano? Move on so, sa life. Like, ano, i-focus muna ako sa goal ko, ganun. Like, hanggang makahanap ako ulit, ganun. Makahanap ka ulit ng lalaki? So, hindi ka maghahanap agad? Kasi 30s ka na eh. Darating naman daw yung mga tama. May kasabihan eh. So, aantayin mo nga kahit 30s ka na, ganun? Depende sa sitwasyon. Pero para sa akin lang, muna ako sa life ko. Like, ano ko muna yung mga pagkakamali ko na nagawa rin sa past. So, yeah. Alright, ikaw, ano ang move mo ngayon? Bukod sa mag-vape? Siyempre, ano to eh. Ano? Anong move mo ngayon? Di ka tinanggap ng lalaki, 30 ka na. Ang gagawin mo ngayon? Siyempre. Shot. Shot puno yan. Shot hanggang mamatay. Shot mo na lang. Siyempre, move on din tsaka focus na lang sa goal. Kung hindi na talaga ako kaya tanggapin, edi ano, tatanggapin ko na lang na wala na talaga. Tapos magpapakayaman na lang ako lalo, ganun. Alright. So ano ka ba? Strong independent woman ka ba? Oh, parang ganon. Oh, okay. I see. So sad. So sad. How about this girl? Hindi nagsasalita si Mona. O, kunyari ikaw nasa kalagayan nun. Siguro pagka ganong hindi ako, papakinggan ko na lang to. Ano? De, pagka ganong hindi na siguro ako tinanggap, ano? Kailangan mo tanggapin na malulungkot ka talaga, ano, early, ay ano, sa susunod na mangyayari sa buhay mo. Tapos mag-ipon ka pang attend ng kasal ng mga tropa mo. Pambigay, ganyan. Kaya doon din yung pagsak mo eh. Parang ang gulo na, no? Ang solid ending nila, no? Parang kasi sa totoo lang, di ba? Parang mahihirapan ka na, lalo na 30s ka na. Parang ano pang kaya mong i-offer eh, yung last, yung naging ex-husband mo, may bago siya na mas bata. Parang, syempre, yung self-confidence mo maapektuhan na din. Natatawa ako sa kalungkutan ng mga babae nangyari. Sa mga nangyari yun, no? So yung ngiti ko, ganun lang. Salbahe ka naman. May nakangiti lang naman ako, hindi naman kasi ako may... Yung... Nabasa ko yung comment, bitter ka, budoy. Pero hindi, isipin mo, may isang lalaking hurt din ang todo dahil dun, eh, no? Oh. Baka nga hindi lang isa eh. Tol, nakayari yun sa totoong buhay, Tol. Oo, mas unang na-hurt yung lalaki. Tsaka ano, sa... forever ka i-hunt nun. Like, if ever man magkaroon ka ng bago. Sino? Parang yung babae, if ever man magkaroon siya ng bago, parang
forever niyang ididil yung pain na yun eh, na maapektuhan yung current relationship niya kasi hindi naman siya stable. Oh, mafa-fuck up lang yung sunod na lalaki niya eh, no? Kawawa yung next na lalaki, tol. Yung next na lalaki ang kawawa, sayo. No? Kawawa sa'yo, pudok. Okay, ikaw, ano, house? House? Ano, house of Manila. Ayun, na-reject ka na ni lalaki. Ano na lang yung gagawin mo? Ganun, oh. Na-reject na ako. 30s ka na. Okay. So ako, tatanggapin, yun na lang kasi yun na lang yung pinakang pwede mong gawin. Tanggapin na lang, no? Yung sitwasyon na okay. Pero hindi, parang hindi ka din in a way mag-self-pity kasi matik yan ang una mong maiisip. Kasi kasalanan ko talaga. Sisihin mo talaga yung sarili mo. Pero kailangan mo maging strong eh. So para maging strong ka, kailangan mo munang i-accept na ginawa mo to. Ito yung nangyari. Kaya ito yung consequence ng ginawa mong mali. So ngayon, pagka natanggap mo na yun, everything follows na rin eh. Siyempre, ilalevel up mo na ngayon yung sarili mo kasi tapos ka na dun sa grieving mo kasi nasaktan ka nga. So, ayun, magpapatuloy lang sa buhay siguro. Tapos kung ano man ang mangyari, edi thank you Lord na lang. Ganun. Friends pa rin ba kayo nung mga friends mong nag-u-joke sa'yo? What, dito ba? Oh, sa sitwasyon na to. Oh. If friends mo pa ba sila? If friends? Palagay ko, depende sa sitwasyon. Kasi... Ganun nga yung sitwasyon. I mean, pagka ano, kasi hindi kasi malinaw kung ano yung dahilan kung bakit siya in-influence ng mga kaibigan niya, di ba? So, parang malay mo naman, kaya naman niya sinabihan ng ganun yung kaibigan niyang babae kasi yung relasyon nila o yung pagsasama nila, may binubugbog pala siya or whatever. Kaya sinasabihan nung mga kaibigan niyang babae na iwanan mo na yan. Eh, syempre, hindi naman natin masasabi yung panahon. Syempre, tatanda din yung mga kaibigan natin. Pero so, para makinig ka dun sa kaibigan. Yun, so, ibig sabihin, mali talaga ng babae na nakinig nga siya. So, parang wala siyang dapat sisihin, kundi din yung sarili niya rin. Yes. So, ayun, kung kakaibiganin ko pa rin yung mga babae, so palagay ko may chance pa rin. Oo. Bad trip yun, no? Kasi ikaw naman yung nakinig dun eh. Happily ever after dun sa family. Kasi yes, edi supportahan mo na lang din. Ando dun ka, no? Agaran nyo. Payuhan mo na din yung babae. Ay, oo. Payuhan mo siya. Payuhan na lang. Oh, mas masaya talaga. Independent woman. Mas masaya. Buyuin mo din. Gago, no? Solid din yung mga kaibigan niya. Tara na, maghiwalay mo na yan. Magpapakasal na kami. Oo, no? O ikaw, ano? Bye-bye, see ya. Ante. Si Ante muna. Ano? Wala eh. Wala tayong... Anong move mo ngayon dun? Wala tayong choice. Kundi tanggapin yung nangyari. Kasi lumood ka na lahat-lahat. Wala pa rin naman eh. Tanggapin na lang talaga. Tapos nasa 30s ka na. Parang medyo mahirap. Pero choice mo nga eh. Kumbaga nakinig ka eh sa mga walang kwenta mong friends. Pero yun nga, depende sa sitwasyon din. Na malay mo, may ginagawa din kasi yung lalaki. Yes. Di ba? Tsaka pwede ka nang kung inano ka talaga, iniwan ka na naman. Pwede ka mong magpa-level up na lang sa labo. Workout ka. Kung 30s yes, ka, alam mo yun, glow up ka na lang. Work it out, ho. Hirap nun. Yo, may tanong ko sa inyo, di ba, about yun sa sul-sul-sul-sul ng mga friends. Kunyari, dalawa kayong best friend ng isang babae. Yung isang babae, gusto na siyang pahiwalayin. Kayo, ano yung ititip nyo dun sa, kayo yung isang tropa? Dalawa kayong. Di ba, tatlo kayong magkakaibigan. Yung isa, ikakasal na. Ikaw yung isang friend, tapos yung isa mo pang friend, gustong hiwalayan. O, anong ititip nyo dun sa friend nyo? Makikinig ba siya dun sa isang... sa friend niya na iwanan mo na yan. O i-advise nila magstay. I-advise niyo magstay. Anong masasuggest niyo dun sa babae niya? Kasi okay, kasi nga lagi rin nakukuha ng mga sa mga babae ko yan, ha? Lagi nilang nakukuhang comment yan sa mga tao eh na umalis ka na diyan, kaya mo naman mag-isa eh. Yun yung pinaka ano dun eh, yung parang tagline nila, kaya mo naman nang wala yan si Kuya. Yun ang ano. So oo nga, bakit ganun mag-advise ang mga tao? Lagi nilang sinasabi yun sa mga babaeng nasa relationship na. Nakaya mo naman yan. Minsan nakakaano pa nga ako, mag-ipon ka lang at iwanan mo na si Koy, kaya mo na yan. Koy, ba karamihan nagsasabi niyan wala rin lalaki? Lalaki, iba nagsasabi? Mas kadalasan babae nagsasabi. Oo, pag babae nagsasabi niyan, walang lalaki siguro. Ako sa akin na, pag nakakabasa ako ng ganun na, parang inaano ko na, bakit kaya... gusto nila kaming maghiwalay.
Naiinggit yun, bakit Koy. Bakit ganun? Ba't yun ang gusto nila? Hindi nila naiintindihan. Oh. Yung mga ganyan nagko-comment, kahit sa, dito kay, ano, kay team, marami rin nagko-comment ng ganyan, pero karamihan sa mga yun, mga fans din, gusto lang ma-replyan, yeah, gusto lang mapansin, mga papansin lang yung mga ganun. Oo. Oo, parang hindi, kahit sa hindi, ano eh, kahit sa celebrity personal, na ano eh, normal, parang lagi kong naririnig yun sa mga ibang babae na, yun ang lagi nilang sinasabi sa mga babae, may ka-relationship na yan. Kaya mo yun mag-isa, kaya mo mag-isa. Ang pinsan iniisip ko nga, bakit pag gusto nyong mag-isa yung babae? Para may karamay sila. Mas masaya sana na may, buti nga nakahanap siya ng kakopol niya eh. Hindi, kung hindi man yung tao na nag-comment or nagsalita ng ganun sa isang tao na yun, sa tingin ko, kung hindi man siya galit dun sa isang ano, sa babae, sa'yo siya galit. Kasi hindi niya kayang ano, magkaroon kung anong meron ka. Kaya gusto niya mawalan ka ng ano, yeah, ng nasa tabi mo para ingit mag-isa ka. Di ba? Para ano, ka mabawasan ka. Kayo nang akala nila na madadown ka pag nawalan ka ng ganun. Kumbaga doon na lang yung nakikita nila. Kong oh, parang na, ano eh. Yun na lang yung nakikita yung way nila. In short, naiinggit lang din talaga. Kasi nga meron ka ko nawala sila eh. Ako? Oo. Oh. Okay. Kumbaga, kung hindi sila galit dun sa babae, sa'yo pwede. Meron kang ganun babae, syempre. Atakihin ka sa ganung way. Kasi tayo nga, tol, tayong mga lalaki, nagsasabi lang tayo ng ganyan sa kapwa lalaki natin pag nakikita nating fucked up yung relationship talaga, di ba? Kailan ba natin ginawa na okay yung relationship nung dalawang ng tropa nating lalaki, tapos iniudyo ka natin siya na mag-single ka na lang, tol. Never mo sinabi sa akin. Never naman, di ba, tol? Pag okay, okay, walang problema, di ba, no? Pero minsan, query sa mga babae, pag okay naman yung relationship, yung mga babae, inuudyo ka yung babae. Dito ka na lang kaya, no? Dito ka na lang. Or may reretong iba, no? Ganun pa, no? Dito ka na lang kaya, no? Nagka-pakapan palalo, tapos no? Tapos pumunta na dun yung babae ng tropa, wag ka pala dyan, balik ka na lang dun. Ayos, ha? Para kang bulbul, ha? Gulo mo, ha? So ano bang, ano ba ang pinanggagalingan? O ano ba ang concept na yung lagi nating naririnig na ano? Na, girl, kaya mo yan mag-isa ng walang lalaki. Saan ang gagaling? Sa tingin nyo yun na? Kasi diba usong-uso talaga siya na line mula sa mga ano? Naging so, independent women ka. O, kaya mo yan ng wala yung lalaki. So bakit kaya may ganun? Ako sa ano, sa karanasan ko, yung mga nanggaganon sa kayong babae, iwalayan mo yan si ano, dahil ano, wala kang mapapala dyan, masisira lang buhay mo. Pero yung totoo pala, sila pala yung gustong pumalit sa akin. Totoo. Ayun yan, yung point. Mm-hmm. Ayun. Mm-hmm. Totoo, di ba? Sila yung gustong pumalit sa ano mo, sa position mo. Kaya kanila gustong umalis para pag nawala ka, gagapangin nila ng patago. So nararanasan mo yan? Oo, oh, nararanasan. Paano mo nalaman na gusto lang niyang palitan yung position? Ganto rin. Magkakaibigan din kami. Ah, magkakaibigan din kayo. Sige. Oh, parinig ng storya mo. Parinig. Magkakaibigan din kami. Tapos, yung tatlo din kami. Yung isa kong kaibigan, lagi ko yung sinasama. Tapos nakikita niya yung sitwasyon ko, oh, kawawa, ay, walayan mo yan. Wala mangyayari sa buhay mo. Tapos itong isang kaibigan namin na gumigit na sa amin, ayun ang may concern sa akin na nagsasabi na, ano, gusto ka niya lang sirain dyan para siya yung pumalit. Chinachat niya si ano, ganito, ganyan. Kasi yung malalaman ko, magkikita na sila. Yun. Binabackstab ako. Ba't sa akin ka nakatingin? Anong nalaman mo yun? Anong naging reaction mo? Siyempre, professional, wala akong reaction or what. Pinakita ko na, tangay na, di dyan ka. Di ba? Hindi mo na rin inaway si yung friend mo? Hindi ko na rin kinumpronta. Pati yung lalaki? Oo, hindi na rin. Nagkatuluyan sila? Nagkadalihan. Hindi, pero nagkatuluyan ba? Hindi, nagkatikiman lang talaga. Nagkatikiman lang. Pero wala sa akin eh. Tapos, hindi, wala ka na communication sa wala, mga to? Wala na. Inekis ko na baba, kung ginanon din ako. Okay. Kasi pagka ganun yung kaibigan mo, hindi kaibigan ng tawag doon. Mismo. Kupal. Lapu. May sister code ba? Di ba may bro code sa atin? May sister code ba? Ha? Wala. Parang wala, no? Wala naman, wala. Sila nga mismo nagpa-plastikan, tuli. Mm.
Pero yung mo, circle na yun sila. Talagang solid circle. Tapos may masasabi pa. Ulay ko nakikita yan. Oo, oh, totoo yan. So walang ano, sisters over dicks? Walang ganun? Sisters over... Kasi kami may bros before hoes eh. Oh, bros before hoes. So walang sisters over dicks? Wala kasi kami, di ba magkikintuan nga magkakaibigan babae. So mga girls. Si ano, masarap to si ano. Tapos yung isa dun, gagapangin ng palihim na yung kinikwento niyang masarap, di ba? Alam, Detol, sa tingin ko akong bakit wala ah. Kasi sa mundo ng mga babae, tol, hindi naman gaanong required ang honor eh. Yes. Di ba sa ating mga lalaki, para makasurvive tayo, kailangan yung honor. Kung hindi, papatayin ka ng kapwa mga lalaki mo eh. Di ba? Yun ang ayaw natin talaga, yung lalaking hindi mapagkatiwalaan. Di ba? Pinapatay agad sa mga tribu-tribu yan. Di ba? So kailangan talaga yung honor. Kaya nga, Timo, di ba sa kanila, pansin mo, pag pumayag sila, let's say kunyari, oh sige, Friday, kita tayo, tapos kaya nilang i-flake ng ganun-ganun lang. Hindi naman kasi nakakahiya para sa kanila yun eh. Totoo yun. Namang flake eh. Sa atin, parang di ba, bata pa lang tayo, tinuruan tayo na, dahil kailangan may isa kang salita ah. Parang be a man of your word. Oh, kasi doon nasusukat yung pagkalalaki nyo eh. Uh-huh. Kung may isa kang salita, oh, tunay ka. Wala, brother, no. Pag wala kang isang salita, ah, oh, hindi kaya ta, tunay na. Kaya ano, diba? Man of honor, tol, wala mang woman of honor ah. Di ba, yun yung point ko. Kasi rin, tol, sa mundo, hindi natin sila masisisi eh. Uh-huh. Kasi sa mundo rin nila, hindi ganong required eh. Totoo din. Di ba? Kahit nga magsinungaling sila, may magliligtas pa rin sa kanila. Di ba nakakita nga tayo ng ano, tol? Alam mo yung mga meme na magagandang ex-convict na palaya na, ay nakakulong, tas parang ang meme doon, sino ang papiansahan mo sa mga yan? Tapos yung mga tao, eto papiansahan ko. Alam mo yung parang, sige, kita mo, kahit gumawa na sila ng krimen, pero oh, may magliligtas pa rin sa kanila kahit anong mangyari. So hindi sila, hindi nila iisip yun na, ah, hindi, dapat huwag kong gawin to. Kasi kahit magkamali sila, pinagtatanggol pa rin sila. Meron sasalo laging lalaki dyan eh. Mm-hmm. Kaya tayo, pag kunyari, gumawa tayo ng, kunyari, hindi tayo mapagkatiwalaan, walang sasalo sa atin yan eh. Wala, itatakwil na tayo ng ibang tribu niyan. Fucked up na lahat, tol. Yun, kaya naiintindihan ko rin bakit hindi ganong ano sa kanila yung sister ko. Di naman nakakahiya yata sa kanila yun eh. Mga tipong ano yun eh. Yung mga tipong ano yun eh, yung magkikita na kayo tapos, uy, emergency. Yung flake, no? Tangin ang daming ganun. Yung daming ganun. Pero tol, sa tingin ko ang flake, tol, kasi kunyari, kinausap mo siya ng Monday. Ewan ko, sa tingin niyo babae, kung totoo ba to ha, kinausap ko yung babae ng Monday, Friday kami magkikita. Monday, yung feeling niya, yes, papayag ako. Yeah. Eh, pagdating ng Friday, iba na yung feelings niya. Tsaka iba pa yung, iba yung nakilala niya ng Tuesday hanggang Thursday to. Oo! Madami yung flick this. Maraming mga babae nang fi-flick sa akin talaga, as in. Parang ganun. Kung nakausap mo na Monday, express pa kayong excited, yes, tara, punta tayo doon, whatever. So ako naman, ano ko na, ready ko na yung sarili ko kasi pag lalabas namin, kailangan may mga process pa ganyan. Tapos, kaso, nung dumating na yung araw na yon, pero bago pa, the day before kayo magkikita, magkausap na kayo ulit. Na parang, medyo mabagal na lang mag-reply, pero tuloy naman. Mm-hmm. Pero pagdating dun sa araw na yon, dahil ako naka-ready na, kumbaga pwede na akong lumabas, siya, feeling niya ako talaga. Mm-hmm. So parang naisip ko mo yung mga ganun talagang mga girls. Siguro, feeling ko ano, by feeling talaga. Oo, may I mean, sa feeling din feeling talaga. Nung paiba-iba, hindi mo din talaga masabi ko yung pakiramdam ng babae. Minsan okay, minsan alam yung nasa hormone talaga unstable, ng babae. Unstable kasi yung utak. Oh, minsan. So onting ano, yung onting emotions mabulong ang unstable sa inyo. Pecha, feeling ko utisip din kasi ano eh, madali ibig sabihin kapag unstable yung emotions mo, unstable din yung utak mo na ganun kadali kang mapapaniwala na to, uy, wag ka na sumama diyan or like, 'di ba? Eh 'di ba ang babae ganun nga, ang dahil parang sure ako na unstable talaga yung utak and emotion ng babae kasi parang kaya namin ngang ano eh, itong parang i-mirror yung attitude or like halimbawa ito siya, ganito yung pakikitungo nyo sa akin, kaya ko rin gawin nyo kahit hindi naman ako ganun. Damn! Diba? Ganun kasi ang babae. Mga likas na talent. Kaya talent sila, namin yun. Talent silang, namin. Ano ba, sino ba yung sa X-Men yung nag-iba-iba? Si Murf ba yun? Eh, si Smurf, ano ba ang pang... Yung kulay blue, no? Bigla siya maging ganto. Si Smurf, maging cartoon siya. Oh, Smurf. Ay, ewan ko, sino ba yun, tol? Si Smurf. Sino ba yun, tol? Mystic. Mystic ba yun? Mystic. 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 Yes. Damn. Di ba kayo natatakot sa kapwa-babae nyo? Like, feeling may, ko may ganun kayo eh. Parang alam mo yun, hindi mo pagkatiwalaan, iba yung sinasabi. Like, hindi ba kayo? Yo, Mona, di ba sabi mo ganun ka?
Hindi, yung mga babae. Ah, so hindi ka ganun? In general niya sinasabi. In general. Siguro ano to? Masasabi mo ba kung ginaganon ka? Kaya niya yun? Oo, kaya ng mga babae yun. Kasi ano yun eh, parang survival eh. Siyempre, para naman maka-fit in ka sa group na to, kailangan mong i-mirror. Oo, like, exactly. Kunyari, gusto mo din yung ginagawa nila. Ano no? Siyempre, para makarelate ka. Mm-hmm. Parang, siyempre, kailangan mong, ano, mag-ganun ng, ano eh, ang nature ng babae. So, pwedeng epekto nga yun nung mga nakinig sa atin na, kaya ko yan, dalawa yung babae. Kasi nalagay din sila sa gantong sitwasyon. So, para ding may peer pressure sa kanila. Ano na? May parang ding may peer pressure sa kanila. Kung basta, ang weird lang, ang ikakaibang creature talaga to sila tol. Nagigits ko yung madami silang kayang gawin na ganun, nagigits kita. Diba? Nakakatakot din talaga. Ah, sige, break muna tayo toy. Yo, and we're back. Round 3 na ng Milk and Wine Podcast. All right. So, masyadong malalim na nga yung kanina eh. Ano eh? Sabi ko light lang eh, di ba? Oo nga eh. Medyo, lumubog nga tayo ko eh. Ahon okay, natin. Okay, wait. Tol, kagabi, ang katabi ko si Labro kagabi, di ba? Ay, nag-podcast nga araw kayong dalawa. Oo, oh, parang kami nagpa-podcast kagabi. Sabi niya nga kanina, nag-podcast kami dalawa ni Daddy. Oo, oh, parang ano eh, bigla na lang may, basta interesting na ano eh, meron siyang kinikwento na may lalaki daw na kilala niya na may hall pass mula sa asawa niya. Ay, sure. Yung hall pass na yun, parang, sige, kahit sinong gusto mong isex mo. Basta lang... Parang movie yun. Basta lang mag-condom ka, huwag kang magdala ng sakit. Okay. Damn. Oh, so, sige, may hall pass siyang ganun, right? Okay. Tapos itong si lalaking to, masaya siya. Masaya siyang ganun. Gusto kong tanungin yung mga babae dito kung kaya ba nilang magbigay ng hall pass sa lalaki nila. Sino simula natin? Sino ba isi ha? Ah. Nabu easy ah. Para sa akin po ano eh. Inunahan mo na ano? Nakadepende po 'yan sa lawak ng pag-iisip ng girl. Hindi kung ikaw nga ikaw. Kung sa akin po. Asawa mo to ha, asawa as in asawa, hindi boyfriend. Asawa. Kaya mo mo magbigay ng hall pass? Okay lang po kung saan siya masaya. Lang. As long na tawag dito. Love niya ako, ganun. Okay. Oh, ang storya rin, ano eh, ang kunento sa akin, itong si lalaki, nakakapag-provide talaga siya. Basically, wala siyang pagkukulang bilang pagiging okay. Husband niya, ganun. Yun, okay lang po. Okay lang yun sa'yo? Opo, ganun po yung ano namin nung ex ko. Ex mo? Opo, parang... Lagi po kasi sa club yun, tsaka may mga nagsasabi po sa akin may nakasex siya. Pero wala lang po sa akin. Bakit ex na lang? Bakit ex na lang? Yung... Patay ka. Tawag dito. Ayoko po kasi kwento yung ano eh. Okay, sino may kasalaman hiwalayan nyo? Siya, ikaw? Ano po kasi about sa... Illegal. Ano ba yan? Illegal. Yan ba yung nasa isip namin? Kung illegal, huwag mo na ikwento. Confidential. Hindi naman. Hindi naman po. O sino na lang may kasalanan? Siya o ikaw? Yun na lang. Ganun lang kasimple. Sino? Ikaw. Aminado ka naman. Opo. Maganda yan. Bata ka pa lang, aminado ka na. O ikaw, ante. Ano kaya po? Mo bang magbigay ng hall pass dun sa asawa mo? Oo naman. Kasi as long na na-provide niya naman lahat-lahat ng pangangailangan namin eh. Why not coconut? Okay. Okay, ito si 555 ang gusto kong marinig. Ako ano, feeling ko papayag ako. Talaga. Ay, hindi. Feeling papayag mo? Oh, sige, mali. Papayag ako, yes. Hmm. Papayag ako kasi... Because? As long as yung gagawin niya na yon, yung mga babae na yun, makakatulong naman talaga sa... Kumbaga, hindi makakatulong. Pa, like sex parang lang ano talaga, lang, ganun lang. Lang. Oh. No way. Oh, hindi makakatulong, ganun. Sex no. Lang. Pero boyfriend ko pa lang siya, hindi ko siya asawa. Husband. Ah, kasal? Kasal. Husband. Tapos nagpo-provide lahat, wala akong... Nagpo-provide? Oo, oh, pwede. Oh, yes. Pwede. Alright. Lahat ng luho mo nabibigay. Oo, oh, kung ikaw. Ganun. Okay, ikaw. Ikaw. Ako po, against ako, no. Okay, because? Kasi,
Ako yung ano niya eh, pinakasalan niya eh. Mm-hmm. Ako lang, that doon lang siya. Okay. Yeah. All right, ikaw. Sa akin, kung hindi ako papayag talaga ako kasi syempre ayun ang pangarap ng mga babae eh. Ayun ang pangarap ng mga babae na wala na silang problemahin yung binibigay na lahat ng gusto nila. Ano ba magiging problema mo kung lahat naman kaya mong gawin, di ba? Kasi may mga babae naman na ano, nakokontento lang sa ganun na magawa lang nila yung gusto nila, mabili nila lahat ng gusto nila, masaya na kami. Pero may mga babae talaga na ano eh, inaangkin nila yung lalaki eh. Oo. Kung ganun lang din naman, papayag din ako. Basta nabigay sa akin lahat ng gusto ko eh. Papayag ka din maging wholesome. Pero love mo pa rin to si lalaki. Oo. Oh, ginagamit mo na lang siya dahil binibigay lahat hindi ng gusto mo. Love mo pa rin siya. Mahal ko siya, kaya ako nga tinanggap kung sino siya eh. Ayun. Kasi sex mo pa rin siya. Oo, basta alam niya sa sarili niya na wala siyang magiging sakit. Hindi niya ako bibigyan ng ganun. Kasi ilang naman yung ano eh, point eh. Tayo na ako, saan ka masaya? Ayun ang gawin mo. Life is too short, di ba? Hindi mo sa kanya isusumbat yung pag nagkaroon kayo ng away. Ang number one lang talaga na nagbibigay sa akin ng away pagdating sa relasyon, pera. Siyempre, mahirap pagka wala kayong ano eh, wala kayong mapupundar, wala kayong mararating sa buhay. Kailangan pareho kayong angat eh. Kung doon siya ano kung doon nawawala yung stress niya, nakakatulong sa kanya na ano na maging masaya eh, nabibigyan niya naman yung gusto ko. Susuportahan ko kung anong gusto yun niya. I mean, kunyari, may date kayo ng Sabado tapos hindi siya nakasipot kasi may gagawin siyang importante, isusumbat mo ba sa kanya na ikaw nga, pinapayagan kitang bumembang na ibang babae, tapos ako, gets oras. Isusumbat mo ba kaya? Sa akin, it's a big no. Kasi, kung saan siya nakatira, doon din ako nakatira. Kahit anong mangyari, alam ko kung saan siya uuwi. Oh. So, hindi mo sinagot yung sinabi ko sa'yo, hindi mo ba siya susumbat? Hindi nga daw eh. Ayun na yung point ko, hindi. So ikaw, hindi ka, basically, ayos lang sa'yo yung lalaki, hindi stick to one. Oo, okay lang sa akin. Oo. The more na, ano, na binibigay niya lahat ng gusto ko, walang magiging problema. O ikaw, ayos lang sa'yo na hindi stick to one. Oo naman. Na hindi stick to one? Mm. Oo. Hindi stick to one sa'yo? Oh, okay lang. As long as nga, ano siya, nasasatisfy niyo yung mga kailangan ko. Yung walang pagkukulang. Kasi actually, kaya ako din nasasabi, kahit hindi naman ganun yung sitwasyon ko sa ngayon, kumbaga, meron akong kaibigan kasi na, ano siya, meron siyang man, tapos may anak na sila, tapos, merong yung lalaki na yon, meron siyang parang another girl. Pero, dahil alam na nung nasa paligid niya na may karelasyon siyang iba pero hindi alam nung asawa niya. Tawag dito, kumbaga nalaman nung asawa niya ngayon. So nagalit siya pero to make the story short, nalaman niya in the end. Mm-hmm. Yung asawa niya may other girl yung man niya. Mm-hmm. So ang ginawa niya, nagalit siya pero nung sinasabi niya sa akin, nung ano, nakikinig lang ako sa kanya. Tapos nung nabalikan ko siya, nakikita ko pa rin yung lalaki, nakasama niya pa rin yung other girl niya, na sila pa din yung asawa niya. So parang wala siya naging action. Kumbaga, tinanong ko siya bakit pinayaan yan. Mm-hmm. Tapos sabi niya, wala eh, kasi ano siya, wala siyang pagkukulang sa anak ko eh, good, ano siya, good father siya eh, ganun-ganto. Mm-hmm. So parang kaya naisip ko din na, oo nga no, wala ka naman talaga magagawa kung yun yung gusto ng lalaki mo. As long as nabibigay talaga yung satisfaction, yung need mo talaga as a wife or as a woman na din. Ganun. So as long as provider ka, okay lang kung may someone ka ba. Ayun kasi yung mga mostly na sinusumbat ng mga ano eh, mga mag-partner, mga magka-asawa. Wala ka na nga ano, hindi ka na nga matinong ano, magbigay ng bababae ka pa. O, yun yung hindi ka tanggap, diba? Yes. Ayun ang hindi ka tanggap. Okay nang okay nang hindi stick to one, basta stick to the plan, no? Oo. Oh, yeah. Oh. Yes, sir. Yes, sir. Yo, may tanong ako sa lahat ng magbibigay ng all pass. Di ba, sa mga nagbibigay ng all pass, di ba sinasabi nyo, basta nabibigay yung gusto ko. Paano pag yung gusto nyo, makipag-sex sa iba,
Nagigets nyo? Yeah. Yun yung emotion nyo ngayon, di ba? Sila ang gusto makipag-sex sa iba? Oo, babae. Babae, gusto makipag-sex sa iba. Kunwari nga, okay, okay, okay. Kunwari, naisip nila, emotion nila, tangina, gusto ko makipag-sex sa iba. Tapos ayaw nila laki. Oo, tapos ayaw nila laki. Oo nga, no. Sige, diba? Wala na talaga yan. Mo? Sila laki may hall pass, sila walang hall pass. Oo, di ba? Yeah. Ang sabi naman nila laki is, maging loyal nga. Yun nga ang tanong ko, magiging loyal ba kayo kahit may tawag laman kayo? Okay, game sagot. Sabi niya mahirap daw. Ito rin, nagsabi mahirap. Tapos, wait, ito pa tanong ko. Wait, ito pa tanong ko. Dadagdag ako. Magiging loyal ba kayo at hindi nyo isusumbat yun? No? Ikaw nga eh, binigyan kita ng all pass eh. Bakit ako wala akong all pass? Hindi ba kayo ganun? Yun. Yeah. Yun ang tanong ko. Sino? Ikaw. Ito. Payag ka pa sa ganun, mare? Papayag ka ba? Gummy worms. Wala ako dito. Mare, papayag ka ba sa ganun? Hindi. Ako sa experience ko lang, sa buong buhay ko, mamatay man talaga ako, hindi. Bata makakakidlat yan, huwag ka ganyan mag-wish, ha? Hindi, eto kasi talaga, naranasan ko na kasi talaga yung ganyang sitwasyon. Yung lalaki, pinapayagan ko kung sino-sino basta maging ano matagal lang yung relasyon namin. Hindi kami mawatak. Mm. Pero pagdating sa akin, kahit may mag-text lang, binubugbog pa ako. Ayun ang ano. Ayun ang... Ibang sitwasyon yun? Hindi. Siyempre, nag-aanap din ako nung time na yun. Pero alam mo yung ako kasi, as a ano, bilang ako, yung utak ko, pag mahal ko kasi yung isang lalaki, siya lang talaga yung mahal ko. Kahit sino pa yung ano, parang hindi ako ginaganahan sa iba. Parang doon pa rin ako kahit alam kong ginagago na ako. So ayos lang nga, may hall pa siya, ikaw wala. Oo. Oh, ayos lang sa iyo. Mm-hmm. Ganun ako katang. Oh, ikaw. Okay. Hindi tanga yung decision mo na yun. Oh, may natin explain tama. Bakit. Okay. Okay. Natin explain. Basta hindi ka kapatangan ano? Sa display. Manel. House of Manel. Eh, sino sa inyo? Sige, si House. Ako, pag siya may hall pass, tas ako wala. Uh-huh. Tapos may tawag ng laman. Feeling ko dun mo nga ano, edi siya pa rin, yung asawa mo pa rin. Kasi yun nga yung sinabi ko, kapag papayag ka lang, kapag ka nasasatisfy yung lahat mo, syempre kasama na rin yun yung tawag ng laman. So pag... Kunwari hindi niya nasasatisfy, busy nga siya. O edi may pagkukulang siya, hindi ako papayag ng all pass sa ibang, ganun lang. So yun nga, wait ah. Wait, nabigyan mo siya ng all pass. Kasi nga nasasatisfy ka niya eh, di ba? Aha. Sa part na yun. Aha. Tapos meron yung time... May tawag ka ng laman. Hindi siya available. Odi. So yun yung doon papasok yung tanong ko. Magiging loyal ka ba? Or hindi. Kasi papas ka mag ano yun nga magiging loyal ka. Magiging loyal ka pa rin kasi hindi naman yung pinakang gitna ng relasyon niya, sex okay, lang okay, din. Okay, okay. Oh, ikaw, ante, kanina sabi mo mahirap. Oh, bakit mahirap, ante? Nung una, mahirap siya. Nung narinig niya na yung mga sagot ng iba. Ang sasabihin niya talaga ngayon, nung una, mahirap, pero narinig ko na yung iba. Yung una, mahirap. Tumadali naman eh. Kung wala naman sa 100, lahat na magsisimula sa 1, di ba? Ito naman. Kumbaga wala sa 100 agad, magsisimula sa number 1. Thanks, guys. Anyways, ano, mahirap nga sa una. Pero kung tutuusin, kung iisipin mong maigi, kaya mo pa rin, kaya ko pa rin magsarili. So kung busy ka, okay. Loyal pa rin. Tumari ka to pa rin. Kaya ko naman magsarili. Okay, busy siya eh. Okay. Okay. I got me. Okay. How about kaya you? Nga na, ano, ina-invento yung mga toys. Ano ba talaga? Anyway, si ano naman, si N.E. Girl. May hall pass yung asawa mo, ikaw wala. Ayos lang ba? Para sa akin, okay lang po. Parang nature na din po kasi ng boy yan. Yung mang babae. Ayun, hindi lahat. Sige nga, paano hindi lahat? Hindi, may mga... Hindi, nandun na tayo sa nature talaga ng mga lalaki yun eh. Pero alam mo, may mga lalaki pa rin baklain takot sa asawa, mga ano, di ba? Sa inyo pala yung hindi lahat. Oo, hindi lahat lalaki yung ano. Yung pala mga baklain lang gusto pala. Gusto mo yan? Gusto mo yung mga ganun? Ayoko. Gusto ko hindi natatakot sa akin. Mm.
Ikaw, gusto okay. mo ba yung lalaki mo natatakot sa'yo? O... Opo. Bakit? Bakit? Nakapupo siya, Mike. Matatakot sa kanya. Nakapupo. Saan niya matatakot sa kanya? Nakapupo yung pre, na si ka matatakot. Baka. Pagkrinipo ka ngayon eh. Joke lang, joke lang. Good question, no? Baka sa pakain ako bigla na ito, mate. Hindi ako natatakot sa'yo. Sorry, sorry. May ano din po kasi, advantage sa amin. Natakot yung lalaki. Yeah. Which is? Like, mayroon silang boundaries. May ganun. Para kunyari, ako hindi mo, kunyari hindi mo ako lalaki. Nalaman mo na ako takot sa asawa ko. Mataas ba tingin mo sa akin? Opo, syempre. Oh? So mataas ang tingin mo sa takot na lalaki? Yeah, kasi... May takot ka sa asawa mo. It means nirespect mo pa rin siya. Ganun. May respeto. I mean, like, respect ka talaga. Meron. Ano? May respect talaga. May ganun. Respect ka talaga sa asawa mo. Kasi takot ka sa kanya eh. If, so kaya, kaya rin nagkaroon ka ng anak na lalaki, yeah. Gusto mo bang takot siya sa asawa niya? Gusto mo bang sunod-sunuran siya dun sa wife niya? Anak mo, lalaki, anak mo yun. Yeah. Tapos, wait lang. Tapos sasabihin ng babae, nagka-asawa ni anak niya, sasabihin ng babae, huwag ka na makinig dyan sa mama mo. Oo, oh, ngayon. Ah, ngayon. Sa akin ka sumunod. Sa akin ka sumunod. Eh siya, takot dun. Hindi ka na-gets. Kanyari, simula natin sa simula. Yung anak, may anak ng lalaki. Takot ngayon siya dun sa wife niya. Ayos lang ba sa'yo yun? Gusto mo bang nakikita yun? Yeah, if ano naman, for his own good naman. Yeah. Alright. Pag yung asawa nung, yung wife nung anak mo, yung sinabi nga niya kanina. Huwag ka na makinig sa mama mo. Or kahit yung huwag makinig eh. Huwag ka na punta dun sa birthday nila. Dito ka na. Mag-ano tayo. Kunyari, basta. Parang akala nung wife niya, or bilang babae din, bilang female nature, parang, alam mo, huwag ka na dun sa mama mo. Oo. Ngayon, mas nakikinig na siya ngayon din sa wife niya kaysa sa'yo. Kasi takot nga sa'yo eh. Kasi takot siya eh. Takot siya eh, di ba? Gusto sana niyang pumunta sa'yo dahil... Birthday mo. Kaso takot siya dun sa... love ka niya eh. Kaso takot siya dun sa wife niya. Ay, Google pin ko siya. Sino Google pin mo? Yung anak ko, di ba? Like, yung anak mo ang Google pin mo. Kawawa naman yung anak mo. Takot na siya sa asawa niya. Takot Google pa siya sa'yo. Yeah. Ibabahin na ngayon natin. Ano? So, hindi ka magagal... Ibabahin na ngayon nanay niya. So, takot din siya dun sa nanay niya din. So, parang kawawa yung lalaki. Hindi niya alam kung paano gagalaw. Wala siya sariling choice kasi nakokontrol siya ng mga babae. Pero ang lupit nun pa ganun. Pero... Ayun, so parang ganun ang dating, nakokontrol siya. Eh, diba, yun yung word mo, nakokontrol siya ng mga babae. Oh. Yung palang pag naririnig nyo yun, diba, parang... parang ganun, nakokontrol... Kaya yan, may irireto ako sa yung lalaki. Sabihin ko, oy, irireto ko sa'yo si Dave. Pero si Dave, nakokontrol to ng mga babae. Ha? Takot sa babae yan. Takot sa babae yan. Magugustuhan mo ba siya? May irireto ako sa'yo, takot sa babae to. Takot sa ito. Gusto mo ba yun? Baka kasi gusto niyang katakutan siya ng mga boy. So, that's it. Yeah, tayong magagawa dyan. Depende rin sa situation. Kung ano yung gusto ko. Ayun yung gusto ko. Kasi gusto mong katakutan ka ng mga lalaki. Yeah. So, walang maliligo sa'yo. Kasi? Hindi naman yung sa takot lang. Like, may boundaries lang talaga. Ganun. May limits. Which is, ano bang limits? Depende, kahit ano. Ha? Depende. Magbigay ka ng example ng limit mo. Anong bibigay mong rules dun sa lalaki? Wait, straight ka ba? No. Kaya tayo hindi nung kakaintindihan dito eh. Hindi kanina ko magustuhan ng tanong, hindi ko matiisip. Kaya nga sabi ko kay Ace, tanong mo nga muna yung relationship status niya. Okay, kaya pala parang yung ano, yung frequency, ano eh, hindi magkashutan eh, no? Wala. Okay, yes. Tatanong, anong wait, mamaya na, wait. About dun sa yung hall pass tola, kagabi ko lang rin na-realize tol, na pag binigyan mo nga ng hall pass yung lalaki, tapos pwede siya makipag-sex lang, mas hindi siya mai-in love dun sa mga nakaka-sex niya. Yes! Pero pag kunyari, pinagbawalan mo siya, mas pwede siyang magkaroon ng bagong pamilya. Alam mo ba't siya mai-in love, tol? Sa tingin ko lang ha, kasi patago, di ba? So nandun yung excitement ngayon.
Tapos nag-i-effort pa siya, itatago niya pa eh, magsisinungaling siya, mag-i-effort siya. Yung hotel na pag-aano niya, i-effort niya ng mga patagong ganyan. So pag nagkita sila, ang saya. Ang saya ng feeling, di ba? Nagigets mo? Gets kita. So ngayon, dahil merong ganong effort, plus saya ng feeling na ganun, dun namumuo yung feelings niya dun sa babaeng kinikita niya. Kaya masaya talaga pag nabigyan ka na ng hall pass. Di ba? Pag hall pass. Kasi di ba pag hall pass lang, wala na ka pakiramdam. Parang para sa'yo, laman lang yan. Pa-provide ka naman Ace eh, no? Di ba? Nagigets mo I'm just that? A boy, standing in front of that girl. Nagigets mo kung bakit nabubuo yung feelings. Oh, kagabi ko lang na-realize to. O kaya pala, pag pinagbawaalan mo sila lalaki, lalo mas siya, lalong nang gigigil ko eh. Tapos kaya siya na-fall in love sa mistress or whatsoever nila. At saka yung parang may feeling na mayroon silang thing na tinatago. Oo, may something silang may dalawa. May excitement, may kwento, di ba? Na-excite siya makipagkita doon. Friday pa lang, kita ko na si ganyan. Pero naman, gets ko na. Pero kung alam ng wife mo na nagaganon ka, mas magaan. Kasi parang open, ay, hindi, alam ng asawa ko kung nasan ako eh. So kakantutin lang kita ngayong gabi. Mm-hmm. Sa asawa ko pa rin ako uuwi. Parang yun, walang feelings na involved. Talagang, ang nangyayari ngayon, yung mga ibang babae, hindi tuloy special sa kanya. Yes. Magalaman lang to. Kasi alam. Pero pag tinatago niya, ibig sabihin nagiging dun, special. Nagiging exciting. May exciting. Koy, ako nga may tipaw sa lahat ng klase ng babae. Mm. Lahat ng babae, hayaan nyo lang yung mga lalaki nyo na bumembang ng kahit sino. Mm. Hanggang dumating sa point na kasawaan na nila lahat ng pek-pek. Dadating sa sitwasyon nila, tagal noon. Hindi, parang... Ay, laki ka nga, ayaw dumating. Pero nagigets mo, Koy, sa sitwasyon natin, parang tayo nga, ayaw na natin bumimbang eh. Pero tuloy, yung kunikwento sa akin nila, bro, na lalaking yun, hanggang ngayon, asawa niya yun tuloy si babae. At nagpo-provide siya doon, wala silang problema. Masaya si lalaki, si babae, gusto lang din naman, alam mo yun, nandun lang sa bahay. Parang, para sa akin, mas... Okay yung ganung setup. Hindi ko sinasabing gawin ng lahat yun. Pero mas okay na yun kaysa itatago-tago niya si... O kumbaga you're doing your part in a relationship na gusto mo mag-last. Sino yan? Si babae? Yung babae. Si babae. Diba? You're doing your part. Kumbaga, hindi ka naman... Kumbaga, hindi naman talaga possible. Like yung babae mismo, alam niya sa sarili niya na hindi sila possible mag-last. Kung habang buhay siyang... Kumbaga siya din, alam niya sa sarili niya na may binibembang siyang iba, ganun. Tapos, kumbaga nasasaktan siya. What if hayaan mo na lang? Kasi at the end of the day, sa'yo din naman. Sa'yo siya nagpo-provide. Tsaka kumbaga, ikaw yung nasa bahay niya, ganun. Pero nakaka-relate ako niyan ko eh. Kasi yung di ba may anak na ako. Mm-hmm. Yung tatay ng anak ko. Oh, share lang. Yung tatay ng anak ko nga. Oh. Ano siya? Talagang bengbangero siya. So, bengbangero. Ngayon ko lang na ano yung word na yun, ha? Bengbangero. Parang talo sila kika dun, ha? Oh, yeah! Bengbangero? Pero nung una ko, syempre na-hurt ako. Kasi mag-isa kaming bahay, eh. Kumbaga, sa akin siya umuwi, kinakain yung mga niluluto ko, parang ganun. Parang, tapos nakikita ko nagpa-pop-up sa phone niya, alam ko lahat. Nakikita ko yung nagpa-pop-up sa phone niya yung mga babae, ganun. Tapos pag inaayos ko yung cabinet niya, nakikita ko yung mga condom, ganun. Tapos may time na binibilang ko yung condom, tapos magpapaalam siya, lalabas siya, nababawasan yung condom. So hindi niya inaamin sa akin na, uy, may bebeng ganin ako, pero alam ko. Pero nung una, pero parang, parang ang hirap ng ganun, parang medyo, pero kalaunan, parang nawala na din ako ng parang sige, bahala ka na dyan. Yo, Arky, sa tingin mo ba kung inamin niya sa'yo, kayo pa rin? Oo naman. Oo, kasi mas hindi gusto ng babae ang, or like kahit sino naman yung betrayal. Oo, parang aminin mo na lang. Meron akong na-experience, talagang mag-asawa sila, pareho abogado tsaka abogada. Nagdemandahan sila. Hindi. Naghahanap. Nilabahanan ko eh. Hindi. Dahil, alam mo yun, sa sobrang tagal na nila magkasama, naboboring sila.
ang ginagawa nila, naghahanap sila ng katrisam nila. Mm-hmm. Parang ginagawa nilang mas ano, fire yung relationship nila. May mga ganun talaga. Pumapayag sila trisam. Lalo na matanda na, no? Hindi, hindi, hindi naman matanda. Lalo mga nasa 35, 40, ganyan lang yung edad nila. Abogado tsaka abogada yun. Pareho. Gagi, ganyan nga. Yan rin yung kunento mo sa akin kagabi, no? Yung sex therapist ba yun? Kwento nila, bro. May trabaho sa state, sex therapist. Magkano yung kinikita nun? Pesos? Wow. 29 million pesos per year ang kita niya. Sex therapy siya. Babae siya to la. Babae siya. Babae siya. So ngayon, kunyari, yan, kunyari kayo, husband and wife, nagkakaproblema na kayo sa sex niyo, di ba? Ito siya si sex therapist. Papasok ngayon siya sa mundo niyo, tapos parang, mayroon siya mga gagawin para ma-arouse kayo sa isa't isa. Ngayon, minsan, umaabot pa sa point na siya, kailangan niya na rin sumali. Oo. Oo, ngayon binabayaran talaga siya ng matindi para mabuhay ulit yung relationship o yung sex life ninyong dalawa. 29 million pesos per year yung ano niya, tol. Joke lang po. Ano ba yung sariling joke, ah. Siya, person A, hawakan mo si person B. Kaya hindi ko alam paano nila ginagawa yun. Nagigits ko. Hawakan mo yung point A, gamit yung point B mo. At saka parang, ang sabi, ano ba 'yon? Ano ba 'yung sino ngayon may kasalanan talaga noon? Alika nga, ikwento mo nga. Galing to sa Live Audience. Okay. Sa Bruha. Yung ano nung sex therapist, 'di ba may opinion siya kung sino talagang may kasalanan, ba't nawawala 'yung the OG. Ano ba? Hi guys. Actually, ang sinasabi nung ano, therapist. Wag nga. Sabi ng therapist parang mostly ang may kasalanan talaga sa relationship, yung babae kasi kung ba't nawawala yung sex na kasi ano nila? Nakakalimutan nila na yung role nila as a wife. But pero tinatry nila as a mother. Nakakalimutan nila as a wife, daddy. Yun. Kaya nawawala na yung sex, nawawala na yung care niya sa husband. So as a wife, kailangan mo ibigay yung sexual needs ni lalaki. Alam ko kung anong binabayaran. Maraming salamat po sa live audience. Doon sa mahal yung bayad, alam ko. Ano? Magbabayad ka to bring the fire back. Yun na nga. Yun na nga. Ayun nga yun. Ayun yun. Parang kanina pa natin pinag-uusapan yun. Late. Break muna natin si Ives kasi. Late siya. Yo, maybe. And we're back. Round 4 na ng ating Milk and Wine Podcast. May kwento si Budoy. Trip mo dati? Ikaw, trip mo. Na ito yung nababalik ng sex? Hindi, parang... Mike! Hindi, sasabihin ko na. Dati trip, nung mga nakaraan, di ba, ano, trip ko yun. Parang, pag meron akong trip na babae, kasama ko si, ano, pinapatawag ko kay Inday yun. Okay. Tapos, hindi, ano to? Pang laro nyo? Pang, pang guess, sa akin. Guess, yun, parang, maraming gumagawa naman. Ganun yung ginagawa ko, parang trip ko mag-trip ngayon, ha. Parang, day, sige nga, labas tayong dalawa. Hanapan mo ako ng babae, tuturo ko sino, ha. Tapos yun, mauwi namin, matitrip ko. Basta magte-trip kaming tatlo. Gets. Ganun, magte-trip kaming tatlo. Gets. Parang nakaka-excite kasing gawin lagi. Gets. Parang ganun. Parang hindi normal siyang gawin. Babae kasi muna ko, to babae, hindi no? Hindi ko kilala yung babae. Parang nakilala ko. Gets. Yun. Sige. May tanong daw si Ives. Okay, sige Ives. Ano? Okay, may tanong ako. Kasi ito, naranasan ko to eh. Merong akong... Wait. Paano ko ba kayo ilalagay sa sitwasyon na yan? Okay. May tatlo akong babae. For example lang, may tatlo akong babae. Tapos, yung dalawa, kasama ko sa threesome. Kayo itong hindi ko kasama sa threesome. Tapos lalaki, maiinis ba kayo sa akin na hindi kayo yung kasama ko sa threesome? Or hindi? Nangyari sa akin yun, tol. Naiinis yung isa? Oo, naiinis. Parang, Pinomunomun eh. Ba't hindi ako? Kumanan yun. Alam mo kasi, tol, ang mga babae, mayroon silang, ako din. Yeah. May ganoon sila eh. Ako din. Gusto ko yan. Ako din. Tol, alam mo, tol, minsan dyan nagkaka... Sa gantong klaseng relationship ko, tol, ha, na may mga multiple na ano, minsan, dyan na aano yung babae. Kunyari, kayong dalawa yung ka-relationship ko. Binigyan kita ng purse. Ikaw, hindi kita binigyan ng purse. Hanapin. Ngayon, ikaw naman, ha? Ba't siya binigyan mo ng purse? Ako hindi, gaganong ka. Pero, ang totoo naman, alam ko kasi na ayaw mo ng mga purse. Pero para sa'yo, kahit ayaw ko ng purse, dapat ako din.
May pagka ganun, doon na sisira minsan yung ganung relationship dahil parang nagiging selfish ka na ngayon. Na ikaw naman, ang gusto mo lang naman siguro sana is quality time. Wala kang pakialam sa purse. Yun. Mag-work yung ganun pag ikaw, tatanggapin mo na, hindi, gusto naman talaga ni House of Club ng purse eh. Kaya, yan. Ako, gusto ko lang quality time. Yun. Pero pag ikaw si tipong, ako din. Oh, si Ingitera. Oh, nakaranas na ako ng ganyan eh. Naka-experience na ako ng ganyan eh. Parang, hindi mo naman talaga gusto yun eh. Naiinggit ka lang. Yeah. Mm, yeah. Yun. So may pag yun yung ano yeah, yeah, yung tol. Pwede nga hindi niya gusto talaga ng threesome, tol. Yeah, yeah, yeah. Gusto lang niya si ako din. Yeah, si diba? Ako din. Si ako din. Oh, may pagka ganun sila eh. Tanong ako. Paano ko ba iaano sa inyo? Kaya mo yan. Parang ano yung tingin niyo sa sarili niyo kapag nagkaroon kayo ng threesome? Kami? Like, yeah. Kasi yung ex yung tatay nga ng anak ko, niyaya ko siyang magpakasal kasi nga naano niya na ako, nabuntis. Tinanggihan niya ako, tapos yung sagot niya lang sa akin, parang, papakasalan lang kita pag nakipag-threesome tayo. Ganun yung sinabi niya. Sabi ko, syempre nung una, hindi ko pa kayo nakakasama eh. Malas niya lang, na-late no, malas niya lang. Ito yung dahilan kaya lagi dapat kayong pumunta uwi Sabado. Dito lang sa number one. Pero nakakalito din ito, Lee. Kung ako, kunyari ako kuya nito, hingi siya ng advice sa akin, ah. Tapos ganun na ganun sinabi ng lalaki. Parang, sa ako to, ha, sa pagkakilala mo sa akin to, la. Ang iaano ko sa kanya, dahil alam mo kung itong lalaki mo walang control sa sexual desire niya. Okay lang naman yung mga threesome, pero pag yun ang parang condition niya. Yes. Parang sa akin, parang walang condition niya sa'yo. Iba yung pakay niya. Diba? Parang hindi ko gugustuhin yun, ako rin. Yung little sister ko na mapunta sa ganung klaseng lalaki na walang sexual control. Oh. Yun, ganun ko ba? Sex addict siya basically. Napakapangit kasi ng condition. Yeah. Oh. Kailangan makipag-threesome. Oh. Oh, yun. Hindi ko, ano yung sabihin ko, wag yan. Kaya nawindang diba? Ako. Yun, kumbaga, yun ang goal niya. What the fuck? Diba? Kumbaga, kung ako baka, pwede bang iba yung goal niyong dalawa? Yun, ganun sa akin. Gets? Paktay ka diha talaga. Ikaw, ano bang dating status mo? That kanina mo pa kasi inamin eh. So bakit di ka naman namin tinanong? So ano ang dating status mo? Wala po. Okay. Single. Matagal ka ng single? This December. Nagkaroon ka ng boyfriend? Oh, gandang tanong yun. Question. Ha? Never. Oh, yeah. I like it. Oh, so V-squad ka? V-squad. Oh, talaga? Okay. Okay, so this, ang V-squad, di mo alam? Di mo alam? Give me a V! Okay. So, yung last, yung December mo, babae. Yeah. Okay, so, ilan na, so bago lang. Yeah, this December lang. Nakailang girlfriends ka na? 2. Oh. Anong rason bakit hindi maghiwalay kayo? Sa last December, di na talaga nag-work. Like, kasi? Wala na talaga. Wala nang spark. Ganun. Kaya, mas better na lang. Ayun, pinag-usapan namin. Yeah. Ah, wala na yung feelings dun. Parang ganun. Di na nagliliyab. Nag-uusap na lang kami to update. Parang pangit okay, naman gets. Nun, di ba? Okay, sabi mo, wala ka pang naging boyfriend. So, ang unang decision mo bilang ikaw nagdadalaga ka ganyan, ang decision mo, sa babae ako, right? So, masasabi mo ba na final na yan? Kasi hindi ka pa nakakatikim ng lalaki. Mm-hmm. No. O, hindi pa? Oh, yeah. Pero yeah. Mababago pa. Yeah, may tropa rin akong ganyan eh. Oh. Na never pa siya nag-boyfriend. Oh. Kaya sinabi ko sa kanya, once you go D, you never go back. Tapos sinabi ko sa kanya yan. Kung naitikim ka ng burat, imposible yan pa rin. Hindi mo pabalikan yan. Sorry, narinig mo naman sinabi. Sorry. Pero yun talaga. Nangyari nga? Hindi pa. Kaya kasi tinatawanan niya lang ako, tol, na parang... Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakatikim ng... Sabi ko ganyan, oo. Ano? Kahit, ano eh, kahit... Sorry ah, kahit badingi. Nangyari, nakatikim na siya ng ano. Wala na. Forever na siyang ganun. Ganun? Oo. So, so ikaw, hindi ka pa pala parang naka-decide na, hindi, babae lang ako, hindi pa pala ganun? Hindi. Okay. 60-40 pa lang siya. Bisexual. Bisexual lang. Paano ba nalalaman yung, like, mayroon, yung una mong, bakit ang pinili mo is same-sex yun?
yun yung una mong naano ba yun, bakit ganun na talaga eh, like dati pa eh doon na yan nakasabi, hindi ka nagkakakrush sa lalaki ganun, never. De, oh. I mean like attraction ganun, pero never ako nagka-serious feeling sa kanila. Paano at attraction? Like, paano? Attraction mo. Pupugian okay. Lang. Ganon. Nagiging idol niya pag magaling mag-basket. May DNA kayo ng ganyan gender? Oo. Yeah, sa, ah, kaya pala eh. Sa mother, ay sa side ng mother ko. Yung sis. Ah, baka dahil lagi mo nakikita din, no? Ay, hindi po. Hindi mo pala sa TV. Hindi pala lagi nakikita. Hindi siya full na, ano? Kung ano yung nakita niya nung bata, gano'n na yun. Mm. Pero, alam ko sa sarili ko, hindi pa ako sure sa... I mean, yes. Hindi pa ako sa babae talaga. Mga nakakanood, may time pa siya. Please open time mo sa Facebook! Next time Facebook? Na pa nag-guest to dito, naka-skirt na to. Oo. Naka-dress. Naka-dress na. Oo. Ilan taong ka na? Ilan taong ka na? 20. 20, oh. May chance ba? Hindi lahat ang bisexual nagsusot ng panglalaki. Oo, totoo yan. Okay. Tawag dito, hindi ko lang ba't pinasok mo yun? Sabi niya to next time daw eh. Sabi niya next time, di ba naka-skirt na siya? Okay, ano sa tingin mo, ano sa tingin mo ang advantage ng same girl-to-girl na relationship? Hindi ko alam. Ah, hindi mo rin alam, no? Sa bagay, hindi mo pa nakakatikim ng ano eh, no? Hindi ko sila ma-ano, ma-compare. Pag-compare, oo. Hindi ko sila ma-compare kasi hindi ko pa naranasan. Pero once you go there, you never go back, promise ko. Itatakbo yan sa isip mo. Feeling ko magiging solid to siya tuloy. Oo. Kasi hindi pa siya ganun ka, ano eh. May tatanong lang ako. Ah, sa atin po kasi ano, bisexual po. Oh, yeah. Pero nung nagka-jowa ko na lang. Ah! Ano nga sabi siya! Galing mo, Ace! Toto! Sabi sa'yo, tama ako, bro! Once you go there, you never go back! So, naiintindihan mo yung kalagayan nito? Opo. Yan nga po yung pinag-usapan namin kanina eh. Sabi ah, kaya pala nito? Opo. Magkakilala ba kayo nito? Social media lang po. Ah, magkakilala na kayo. At alam mo na rin na ganito to siya? Opo, opo. Ah, gets. Sabi okay. Sa kanya, dati ganyan din ako eh. Bisexual din ako. Pero nag-dating. Hindi, mas masarap din po kasi pag ano tawag dito, binibaby ka ng lalaki. Masarap din naman sa babae. Oy, oy, may sinasabi siya. May sinasabi siya. Mas masarap din naman sa babae. Masarap din daw pag sa babae. Now we're talking. Kailangan. Mas masarap po mag-treat yung lalaki. Babae. Because? Kasi dati po nagkajawa din ako ng babae. Tangin na, paras kaming tinotopak eh. Di ba? Uy, una nga, tama. Hindi mo pa nararanasan din eh. Ah, sorry. Di ba? Hindi mo pa nararanasan. Pero kasi yun din eh. Tin mo, sabi niya, pareho silang tinotopak. Yun nga rin, tol, na ano ko pag dalawang babae, tol. Pag... Isipin mo, kwere sa isa. Oh, yun nga yung itatanong ko, sana sabi ko, kung sino yung mag-rule sa relasyon nilang dalawa. Oh, six, oh. Paano nyo malalaman na, ay, siya dapat yung maging dominante. Piling ko ito dominante. Nakafugo paano eh. Paano maging ganun? Ubo ba yan, May? Sa experience ko, siya yung boss sa akin. Sa amin. Yeah. Ano suot? Ano suot so, niyan dyan? Ay, kaya paano ba? Mas ano yung mga, yun. Ano, yung mga girly, yung feminine, ganon. Di ba? Mas ano sila? Ah, mas bossy sila. Oo, yes, mas bossy. Tolerin niyo ba yung mga parang feminine daw na ano, bisexual? Bossy. Mas bossy sila. Kasi princessita yeah. Ay, sabagay, tol. Pag nakakita tayo ng talaga yung tibo-tibo, yung parang pang-miyuhan yeah. Na tibo. Diba? Yung TBS. Ang TBS na pa rin, tomboy sa agad na. Tomboy sa agad. Diba, ang leader yung parang yung babae talaga, yung babaeng babae talaga. Princess. Sa relationship nun, ha? Yun yung parang mas nasusunod. Diba? Pag hindi na ka maong na shorts. Mas yung dominante. Oh, nakasahan dyan daw yung ano, yung mas dominante. Hindi nga daw, pag yung mas babae nga daw magdamit, ang mas dominante. Yeah. Kaya nga diba sinasabi ko, pag nakakita tayo lang talagang tibo-tibo, tapos meron siyang babae na parang sexy. Under yung yun tibo, ang dominante, no? Pansinin mo. Ang sumusunod yung tibo-tibo talaga. Yeah. Yun ang sumusunod sa rules. Kasi diba? Yung bay na babae ko, alam niya na, oh, gusto mo yung ganda ko So sino na lang yung ano, yung parang nagpo-provide, diba pag sa lalaki at babae, may...
yung lalaki parang siya yung provider, 'di ba? Tapos magsasubmit yung girl, parang ganun. So sa same sino yung magiging provider sa inyo, ganun. Parang ganun. Sa akin, ako. Tapos okay. Tapos siya yung nasusunod. So pa okay. Oh, parang normal na ano na. Parang feeling ko kasi parang, ano eh. Parang pinapanindigan niya kasi talaga na ako yung lalaki. Siya, lalaki siya. So, kahit ganyan siya kaangas, pag may girlfriend siya, di ba, dun siya luluhod. Siya ang luluhod. Yeah. Kasi lalaki siya eh. Kaya pala nasabi niya, dapat takot ang lalaki. Kasi takot siya. Oo. Oh. Oh, ano ba? So, natutugtog na natin ang puzzle. Ano na? Okay. Ano na? Galing na talaga, Pat Mendoza. Galing ni Pat Mendoza. Kaya kanina pinagpipilitan niya na okay lang maging under. Kasi under siya. Oo. Diba? Sabi niya kanina. Kung yung pagkakaganyan mo sa tamang lalaki mo gawin niya. Wait. Alam mo, gagana siya sa... Sa tamang lalaki. Sa man at woman na relationship. Kasi okay naman siya maging under eh. Yeah. Gagana ka. Excited na ako sa lalaki. Oh, excited na ako sa lalaki! Dito lang yan! Dito sa number one! Dito sa podcast! Nag-convert kami dito sa Milk and Wine. Yo, na-convert ka na ba? Di pa. Di pa? Ito, pagkatapos na ito. At least, umano na sa isip niya. Okay, oh bless. May tingin ko yung pamilya na ito magpapasalamat sa atin. Convert mo na yan. Magugulat sila. Sa ngala ng ama, ng anak, na two joints parang mafia. Okay. Ang binyag ka na naman, katolikoy ka na. Katolikoy. Pero interesting yung case niya, no? Interesting yung case. Open kasi siya. Oo, open siya. Buti ganun nga siya. Maganda siya. Maganda siya. Stoy. Ano naman, Arky? Hindi, actually, tol, maganda siya. Oo, maganda siya pag naging babae siya. Naging babae siya, maganda siya. Tapos nagbihis siya ng ano, pambabae. Nagbihis siya ng pambabae. Talagang siguro, Kayo. Tapos nagpasay ka? Yes po. Sa Pasay. Disena. Disena. Yeah. Yeah. Ay, si Dudong. Kasi B-Squad pa eh. Napatanong si Dudong. Medyo mainit, tropa ko. Yo, nai-excite ako sa sunod na guesting nito siya. Pag bumalik siya dito. Babalik ako, syempre. Yun! Yan ako ka. Aabangan ng mga viewers namin yan. Milk and Wine pa ba? Ito na yan sa number one podcast in the Philippines. Aabangan ko din, koy. Pagbalik na ito, ano na talaga siya? Milk na talaga siya. Milk tsaka wine pa siya eh. Milk and wine pa eh. Pinaghalo pa siya eh. Aabangan ko nga kung ano eh, kung sino yung sobrang lalaking makakapagpababae. Patiklop sa kanya, no? Sino nga ba? Kasi dati ko pa pananaw yun, koy eh. Na? Kasi ayos may pananaw na ganyan. Pag may mga experience kasi akong ganun, may mga ex akong ganyan, tomboy, ganun. Pero ang pananaw ko para sa akin, tangina, lalaking ako, kita mo naman. Napatiklop mo sila? Oo, kasi naging babae sila sa akin. So naka-experience ka na ng ganun? O, may mga ganun ako ng ano. Maka-express ko yan. Maka-express ko yan. So nga, bilang naka-fubo siya, sino ang magpapahubad ng fubo sa kanya? Wow. Sino ang magpapahubad ng fubo? Yung naka-echo, unlimited. Tequila! Si Echo X pala ito! Wow, magka-Harley man dito, gag. Yo, ang una matitip ko sa kanya, total mic siya yung book niya, pa-apple cut mo yan. Ano yung apple cut? Naging designer ka na hair designer. Ako na lang dito, nag-design. Para naging mimate salon ah. Mimate salon. Mate, mag-apple cut na yan. Yo. Mimate salon. Napapaisip ka ba talaga ngayon na maging babae? May tanong ako sa'yo. Kasi may isa-suggest ako sa'yo. Sa loob-loob, ano papanata ko kayo. For now, wala pa akong isip sa lalaki. Wala pa. Di pa niya na-encounter. Di pa niya na-encounter. Like, wala pa akong plan sa lalaki. What if yung... Paano ka ba maging boyfriend? Sweet ka ba? Paano kung yung pinapakita mo sa girlfriend mo, may magpakita sa'yo at magparamdam sa'yo ng ganyan? Mababago ba?
Talaga mapapa-baby wax siya nun. Sa tingin ko, hindi siya mapapababae nun. Oo, hindi pa rin. Malambot yun eh. Hindi siya mapapababae. Malambot yun eh. Kasi sweet yun eh. Sweet yun eh. Malambot yun eh. Ang hinahanap niya ngayon, feeling ko, pag yung may narinig siya na, kaya, at ano sa kanya? Oy, isin mo yung tura mo. Oy, bitch. Yung pag-umun. Kinawa ko, bitch. Yo. Lumabas yung pagka-feminine niya. Kinawa ko kong bitch. Dati bro lang, ah. Yo, may tanong ako dito. Ako, bitch. Anong tawag dito? Na-try mo na bang itry yung validation na babae ka? Yeah. Yun, oh, yung gandang question yun. Yun. Kasi yun yung gusto kong i-suggest sa'yo. Ang gandang question yun. Na-try mo na ba na babae yung look? Tinesting yung pagka-babae mo na bang power. Maging babae. Ganun. Oh, yung power nun. Kumbaga, tinesting mo na parang kunyari, tingnan ko nga kung makaakit sa akin to. Yung ganun. Or tingnan ko kung papagalaw ko to siya. Ay, guess mo, Parang tangin na maganda ba't? Kunyari ngayon, sinasabi nila, maganda ka, di ba? Yung mukha mo, ginamit mo na ba yung ganda mo, ganun. I mean, exactly hindi pa. Okay. I mean, ano lang, talagang sila yung lumalaki. Pero may nagkakamit. Oo, meron. Nalalaki. Nalalaki. Yeah. Yun naman pala. Mate, wala pa itong nakaka-holding hands tsaka nakakatitigan na lalaki, kaya ganyan na ganyan. Wala pa. Titigan mo daw si Echo X. Wala lang ng co-corner dito. Wala lang ng co-corner, no? Yung gaganon yung kamay niya sa pader. Oo. Yung gaganon din siya sa ganito ba, no? Gaganon. Ikaw pa fubu-fubu ka pa dyan. Wait, napapaganon na sa... Fubu-fubu ka ba? Maraming pek-pek shirt sa bahay, ganun. No? Na-excite ako sa love story niya, tuli. Sige, update ko kayo. Update mo kami. Ano ka, balik ka dito kung sakaling mangyari yun, ha? Koy, may maganda. Boyfriend na ako, Koy. Tapos kasama niya yung boyfriend niya dito, ano? Yung boyfriend niya, badit. Bakit, wait, huwag mo na pa komplikaduhin, wait. Ang hiling mo talagang... Wait, ano ang badit? Huwag mo nang gawing komplikado, mate. Pati? Hinahanapan na nga natin siya ng magandang story, eh. Huwag ka mag-selos, man. Mga nanonood dyan. Pwede na daw siya ligawan. Mga nanonood dyan kung kaya niya akong gawing babae. Paano yung boses mong babae? Paano yung palangbi? Puntahan niya ako rito. Wait. May tatanong ako sa'yo. Ano ang tipo mo sa lalaki? Pasay Libertad mag-ingay, oh. Tol, sige. Ano yung tipo mo sa lalaki? Wala pa, tol, eh. Hindi ko pero pa alam. Ano yung picture mo lang? Ganon, ano yung picture mo lang? Yung mapapalabas ng feminine mo. Yeah. Ano? Anong... May crush ka ba na artista? Ano yung astahan niya? Ano, ganun? Koy, parang wala pa siyang idea eh. Kasi parang kung ano raw magpapalabas. Hula lang. Meron na, mate. Ano? Soft sa akin, ano sa iba? Soft. Nonchalant. Ganon. Like, soft sa akin. Okay. Ice cold siya sa iba. Yeah. Kumbaga gusto niya siya lang. Siya lang. Kumbaga gusto niya ano, siya lang. Sa gusto mo soft yung lalaki mo? Sa kanya lang naman. Sa kanya lang. Sa akin lang. Sa'yo lang. Sa kanya lang naman. Nagkakoy. Gets. Sabi ni ano, ikaw bisexual ka daw dati, tama ba? May nag-comment dun mula sa crowd eh. Sabi ni paring team natin. Hindi ako bisexual. Shoutout kay paring team Sawyer natin. Talagang tomboy ako since birth. Tomboy? TBS agad, sagad. TBS. Grade 5 ako na ako nagka-girlfriend. Ako, ano, noon, bata pa ako. Tapos, una-una ako naging jowa ng 24 years old. Tapos, ano, hanggang sa, ano, di ba, lalaki talaga mga suutan ko. Lalaki rin gupitan ko. Tapos, nung nag-second year high school ako, yung mga tropa ko, nag-iiyakan sa akin, nag-iinuman kami. Iniwan ako na jowa ko, pagpalit ako. Parang nainggit ako. Ano kayo pakiramdam ng umiiyak ng ganun? Di ba? Sabi ko siya naging babae. Babae talaga, di ba? Kahit yung kinaingitan nila. Ako din. Gusto ko rin iwan-iwanan ako. Di ba sabi sa iyo eh? Out of curiosity lang. Curious yun yung tawag doon. Na-curious ako sa, ano yung pakaramdam? Bakit ganyan sila kabalo sa lalaki? And then nagpa-iwan ka agad sa una mong lalaki. Gento, may nangligaw sa akin na apat na taon na yon. Tapos,
Sabi ko, bakit kaya di ko sagutin tong loko-loko na to? Kasi tinry ko lang talaga kung mag-work. O sige, hanggang nag 6 months na kami, sinagot ko yung lalaki. Naging 6 months na kami, ayun, bumigay ako. Naibigay ko. Hanggang sa ano... Naging babae ka na? Hindi. Nagkakagusto pa rin ako sa babae. Eto yun. Yung setup din namin, nang bababae siya, namamakla siya, ang ginagawa ko, nang bababae rin ako. Pero mahal namin yung isa't isa. Pero wait lang. Pero totoo talaga ang kasabihan, once you go D, you never go back. Hindi. Nagkaroon pa rin ako ng girlfriend tuloy-tuloy. Ah, babae pa rin siya. Until now. Pero hindi pa nadidigmatize to. Hanggang ngayon? Ang mga jowa ko talaga, hindi ako nagjojowa ng mga, alam mo yung bata, gusto ko mas ano sa akin, mas matured. Okay. Oo. Yun, kagaya ng sinabi niya, sino nagpo-provide. Uh-oh. Sa amin dalawa, tulungan kami dalawa as a partner. Talaga nandun kami sa partner kami dalawa eh. Kumuha kami condo, nagsama kami doon. Ganun lang. Pero until now, hindi ko masasabing babae talaga ako porkit pumatol ako sa lalaki. Bisexual pa rin. Hanggang ngayon? Attractive pero pagdating sa... Ano, baka... sex lang ba yan? How about relationship? Ang mas gusto mo, babae, lalaki? Mas attractive talaga ako sa babae. Sa relationship to, hindi sexual to. Mas pinakahaba ko ang babae kasi ang lalaki, 2 years lang pinakamahaba ko. Pero sa babae, umabot ako ng 4 years and 8 months. Grabe no, ang haba pero wala siyang mahaba eh, no? Solid din, no? Baka. Hindi, tanong lang, hindi ko maalam eh. Okay, gets. Balikan nga natin yung kwento nito, Dong. Break muna natin ah. Ang haba na nito eh. Yo, and we're back sa number one podcast in the Philippines. Kakaiba yung roster natin ngayon. Oh, no? Round 5. Wait, maratingin ko marami makaka-relate ngayon na babae dito sa segment na. Oh, na para sa parang mga, katulad din nila na ano. Yes. Milk tsaka wine. Oo, oh, mismo. Milk and wine. Milk tsaka wine. Yes. Milk tsaka wine yes, pa sila. Tuloy mo yung kwenta mo daw, baby. So, asano ba yung sinasabi na ito? Na mas gusto niya pa rin ka-relationship babae. Is babae. Mm-mm. Ang rason, ano pinaka-rason nga nun in one sentence? Pinaka-rason ko nun? Kasi ako... Hindi ngayon, hindi ngayon. Kung papipiliin ka, anong ka-relasyon? Babae, lalaki? Babae, pipiliin mo? Ang hirap. Kasi, ano eh. Pero kung paano lang, kung mas attractive talaga, mas babae talaga pipiliin ko. Attractive na sa sex ata yan eh, sa physical. Hindi. Relationship, mga kasama mo hanggang kaduluduluhan. May motto kasi ako. Oh, parinig nga ng motto na yan. Yung baga talagang... I believe, sabihin mo munang ganun. Hindi ako talaga babae. Kung patagalan babae. Kasi ano eh. Andali lang kasi kaugali mo, ka-vibes mo kasi ang yung iba kasi sa kanila parang papi-papi pa yung nararanasan nila eh. Wala pa sila dun sa ano eh, yung talagang, 'di ba? Yung ilang taon ka na? Ako. Pwede ba malaman? Okay, oh, well, matanda na siya. Matanda okay, gets. Okay. So wait, gusto niya kasi ang babae dahil kaugali niya. Wait. So gusto mo rin ba ng lalaki yan, kaugali? Yung ugali mo gusto mo? Oh, kaugali ko. As in, ano, talagang wala kang problema. Ang magiging problema mo nga lang, naghahanap pa rin sila ng lalaki. Which is, ayun ako eh. Open talaga ako kahit ng lalaki. Wala akong pakihin. Yung babae mong oo, partner? Oo, naghahanap pa rin siya ng lalaki. Paano mo nasasabi na walang problema pag babae yung kasama mo? Kasi sa experience naming mga lalaki, pag dumating yung babae, may dalang problema siya. Like, doon nagkakaroon kahit nga sa mga movie, di ba? Pag dumating na yung babae, gumulo na yung movie. Okay lang paano lang pag dalawa pa kayong babae-babae, problema-problema nagsama? Kaya interesting yung sinabi mo na pag babae, walang problema. So, kami di namin makita yun. Ako kasi hindi ako yung basta, gusto ko ito. Akin ka na ganun. Pumipili pa rin ako ng babae na makakasama ko. Yung alam kong goods, yung hindi rin ako pagbabawalan, yung ayaw rin ako, yung ayaw ko rin pinagbabawalan kasi ako. Ayoko yung pinagbabawalan ka. Oo, kung ano yung kaya ayaw ko. Kaya gusto mo ng babae kasi ang lalaki pagbabawalan ka eh. Yes. Yep. I-guess mo? Oo. Oh. Yung tunay lalaki. Na lalaki ah, yung man, maraming pagbabawalan. Maraming ayan, kang yan. Maling gagawin na pagbabawalan niya eh. Ayun yung first na ano boyfriend ko noon. Pinagbabawalan niya ako mong babae, pero hindi ko siya pinagbabawalan mamakla tsaka mong babae. Ang gulo ng sitwasyon mong yun. Anyway, so yun siguro yun, ayaw mo ng rules, boundaries, oo, at limitations, gusto no? Gusto ko pantay lang.
Kung ano ka, ganun din ako. Hindi ba talaga eh. Okay, kunyari magkakaroon. May anak ka na ba? Wala. Kunyari may anak ka na. Okay lang ba na wala ring rules yung anak mo, boundaries and limitations? Ako, as a... Or pahayaan mo lang siya gawin yung gusto niya? Ako as a parents, kung magiging ganun yung sitwasyon niya, nasa tamang edad na siya. Hindi, bata. Basta bata pa talaga? No, bata. Walang limitation? Oh, bibigyan, gaganon mo ba siya? As in teenager? Oh, sige, teenager. Walang limitation sa mga gagawin niya. Siyempre, kailangan mo pa rin, hindi konsentihin yung ganun kasi ayaw mo rin siyang mapariwara mapahamak. Eh. O mapahamak. Pero nandun ka pa rin sa point na gusto mong mulatin siya sa realidad na para pagka tumanda siya, pag nawala ka, kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa, magiging matibay siya pagdating ng araw. Kasi kaya ako natanong yun kasi yun minsan ang purpose ng mga rules naming mga lalaki para hindi kayo mapahamak. Mm-mm. Minsan, pinapalabas ng babae yun na kinukontrol namin sila. Control yan. Hindi naman control yun eh. May care lang kami. Kasi alam namin na kayo mga babae, once na sinabi ng nararamdaman nyo, kahit mali na, gagawin nyo pa rin. Kami naman yung parang preno dun. Yep. Yung nararamdaman mo mali yan, huwag mo gawin yan. Ikaw kasi, yung ginagawa mong pambabawal, nasa tama ka eh. Kaya lang yung ex ko, lakas tama eh. Iba yung pambabawal eh. Gets, may ganun nga. Hindi nga siya. Diba? May mga ganun din lalaki talaga eh. Wala sa lugar. Okay naman yung lalaki. Pero hindi naman ikaw para pumili sa nun ah. Oh, ikaw pumili nun. Ikaw pumili nun. Ba't nagre-reklamo ka nun? Pinili mo yun. Ayun na nga eh. Nandun na kami sa 4 na taon ng ligaw. Okay siya. 4 na taon ng ligaw? Solid naman manligaw yun. Yung sa 4 na taon na yun, walang nangyayari sa inyo? Wala. Talagang lahat ang binibigay niya. Binabato ko sa mukha niya, tinatapon ko kung saan-saan. Pinapahiya ko talaga para tama na. Oo, hindi na ako balikan. Pero ang lupit. Tindi. Wait, plus points ba yun sa mata mo? Yung? Na 4 taon kanyang niligawan? Kumbaga, plus hindi. Points ba yun? Kasi yung time na yun, sabi ko, nakikurious ako sa lalaki. Siya lang yung nakikita kong parang mahal-mahal ako. Kaya parang siya, si ano na lang kayo sagutin ko kasi 4 na taon na eh. Sabi ko, sige, siya na lang sagutin ko. Kasi parang, wala na lang siyang option, tol. O hindi ba't parang ang sign nun, walang options tong lalaking to? Wala ka bang life? Ba't nahabol mo ako ng 4 years? Pero hindi ako naniniwala kasi yun na nga eh. Straight pa rin siya sa akin pero nang bababae siya sa mga hindi ko na alam kung sino yung mga babae niya, di ba? Nakakapang babae pa rin siya. Oo. Kaya hindi ko alam bakit Pero yung pangit din, tagal kami 2 taon. Yo, may tanong ako sa'yo. Ikaw ba yung nagsabi kanina ng yung alam mo sa kapwa mo babae na tinotoyo kayo? Ikaw ba yun? Hindi, siya. Pero naniniwala ka dun? Ito ata. Pero naniniwala ka dun? Na. Ikaw ba tinotoyo ka? Oo naman. Alright, ito. Okay, aminado kang tinotoyo ka. Tapos sinabi mo kanina, gusto mo karelasyon yung kapwa mo babae kasi parehas kayo, di ba? So papayag ka ba nun? Na yung karelasyon parehas mo, kayong tinutoyo. Parehas kayong tinutoyo. Magbabago ba yung desisyon mo na ang gusto mo pa rin karelasyon ay babae? Na alam mo na pareho kayong na parehas kayong tinutoyo. Okay. Sa sitwasyon ko nung panahon na yun, di ba? Kaya nga siya yung kinuha kasi kaugali ko siya eh. Kung tinutoyo ako, ako kasi yung taong pag tinutoyo ka, malawak yung pangunawa ko. Okay, tinutoyo ka. Didistansya ako sa'yo. Ganon din yung gusto ko. Pag tinutoyo, dumistansya ka. Alright. Diba? Parehas nga sila. Kaya yun nga din yung pananaw niya. Once na nagkatoyuan, layo. Oo, distansya ka na. Parehas naman ang ugali ng babae yan eh. Never naman din silang, sa relasyon ng dalawang babae, never silang umako na, mali ko to, mali mo yan. Parang ganon. Gets? Parang never silang paano kayo magkakaanin? Umako. Wala silang ganun, mate. Nagtatagpo na lang ulit sila sa sa pakiramdam nila. Emotional na lang. Sige na nga, sorry. Wala nang ganun sa kanila ba? Walang aamin. Oo, walang ako may kasalanan. Parang biglang magbabalik, magiging okay na lang sila. Dahil sa emotion na lang nila. Mahirap nga mag-sorry para sa kanila, tol. Mahirap mag-sorry, no? Oo, mahirap sila mag-sorry. Walang accountability. Pag nag-cool down na, Nangyayaman yung kanina. Pati na tayo ha? Pero walang mag-aaminan. Kaya malaki instances na uulit-ulit yung ganung problema nila. Kasi hindi man nila nakakaayos. Hindi nyo na-solve basically, no? Oo nga, no? So pag na-flatan kayo, sino ang mag-aano ng gulong? Dapat yung isa. Yung isa marunong daw. Tatawag paano yun pag na-flatan kayo, hindi ako magpapalit ng gulong? Hindi, si Mang Boy. Tatawagin si Mang Boy yung lalaki. Sinong nakapubo?
Sino na ako mo? Ay, ito naman. Gusto lang ang maging babaan ng tropa, puto. Pero kasi para pasok lang sa dating, di ba? Oy, pero nung nagpalit na rin ako ng pananamit ko, ganitong suot ko, di ba, babaeng-babae na. Ako pa rin talaga yung lalaki sa amin. Ganyan ka pa rin nga umupo eh. Tingala na sa umupo eh. Kaya pala tinutulak mo yung ano? Kaya pala tinutulak. Naka-short ako, doble to. Naka-short, doble piece. So, ba, ano ikaw pa, yung lalaki, so ikaw yung nasusunod? Hindi. Parehas kami nasusunod. Hindi ako yung... Pwede ba yun? Pwede ba talaga yun? Parehas nasusunod? So, paano naging team yun? Ang ginagawa ko lang, pag yung babae, alam kong medyo, ano, hindi ko medyo ka-level, ang ginagawa ko, inaayos ko siya. Inaayos ko yung buhay niya, tinutulungan ko siya. Paano mo maayos yung... Ayos na ba? Ikaw, ayos ba buhay mo? Ayun na nga eh. Kumbaga... So, paano mo maayos yun kung ikaw din magulo? Hindi. Ako kasi, naranasan ko yung mga naranasan niya. Yung mga nandiyan, napunta rin ako sa ganyang dilim. Kaya dinadala ko siya sa liwanag. Kumbaga, so ikaw, in-enlighten ko utak niya. Nasa liwanag ka na ba? Oo, para sa akin. Kasi sobrang dark ng ano ko, ng pinagdaanan ko. Napakadami kong pinagdaanan na ano. Ako alam ko, nakikita ko nga eh. Alam sobra. Ko agad. Kahit di pa kita, sa, kahit nasa yung malayo ka pa lang, alam kong ganyan pinagdaanan mo. Oo. Marami talaga. Kaya ano... Yung mga naging babae ko rin na ano noon, inaayos ko sila na ayoko mapariwara, ayoko, kasi yung iba kong babae may mga anak na rin. Ngayon, ayos na sila? Hmm? Koy, may tanong ako, ayos na sila ngayon? Sino sila? Yung mga inaayos niya. Yung mga ex mo, nakita mo silang mo ba? Maayos ba? Or, ngayon? Oo naman. Maayos na maayos na. Dahil sa'yo yun? Dahil sa'yo? O dahil umalis sila sa'yo? Hindi. Nung panahon na yun, nasa baba talaga sila. Kumbaga, kung ikukumpara ko nung kami, mas umangat sila. Kasi biruin mo yun. Ako kasi mahal ko sila eh. Tinutulungan ko sila umangat. Ginagastusan ko, binibihisan ko. Tapos tinutulungan ko magkaroon ng negosyo. Kasi mahilig ako magnegosyo talaga eh. Parang doon na ako born eh. Kaya sabi ko, ganito gawin natin. Tutulungan mo, tulungan kita. Ganun lang. Kasi talagang mas matanda sila sa akin, tapos may mga anak din sila, ganun. Gusto ko matulungan din yung anak nila. Mahal ko rin yung anak nila eh. Mababait sa akin, tanggap nila ako. Pag mahal ka. Parang ayaw mo ng simple, no? Gusto niya mahirap. Parang kanina ko pa, yung mga kwento niya hindi simple, no? Parang sabi nga yan, ayaw mo ba ng lalaking mawawala lahat yung iniisip mo? Napaisip tuloy siya. Kasi ako, nasanay talaga ako. Tumayong mag-isa sa sarili kong paa. Yung hindi umaasa sa iba, ganun. Kaya ganito na lang siguro kung magsalita, mag-isip. Parang kayang-kaya ko sarili ko kahit anong mangyari. Kasi doon ako sa panahon. Alam mo, sa tingin ko, kunyari, umabot ka na ng 50 years old or 40 nga lang eh. Kahit 35 mo. Sa tingin ko magbabago ang pananaw mo niyan eh, nasabihin mo na kaya mo mag-isa. Kasi ang mag-isang 40 years old na babae, ang hirap nun. Ako nga ayaw akong makita yun sa kunyari kapatid kong babae o kaya anak kong babae. Ayaw akong 40 years old siya na mag-isa siya. Ang hirap talaga nun. Isipin mo, kunyari 50 years old ka, nag-drive ka mag-isa. Diba ayaw ko yun eh. Kung may anak akong babae, gusto ko pag 50 years old na siya, may driver man lang at least. Hindi na siya mag-isa. Ang hirap nun. Sa ating mga lalaki, medyo kaya pa natin yun eh. 50. Normal yan, diba? Pero yung babaeng mag-isa, matanda ka na, ang hirap nun. Ako, ang mindset ko, kung wala man mapunta sa akin, walang ibigay yung Panginoon, ayun ang motto ko, kaya ko mag-isa kahit wala yung kung sino man dyan. Pero... Wait, kaya mo, pero malungkot yun eh, no? Bilang babae lang din. Kaya mo ba yung malungkot? Kaya mo ba yung malungkot? Kaya talaga may kayang gumawa nun, pero malungkot yun eh, no? Sobrang malungkot yun. Pero, eto nga, ngayong nandito ako sa ano na to, edad na to. Sa number one, okay. Ay, kala ko sa number one podcast. Sa number one podcast in the Philippines. Sa edad pala na sinasabi. Sa edad pala, sa edad. Sa edad. Sorry. Sa edad pala sa number one podcast in the Philippines. Kala mo din, no? Diba? Hindi, dumadating talaga sa point na pag ano, nadadagdagan yung edad mo, parang gusto mo rin magkaroon ng sarili mong pamilya. Okay, paano kaya ngayon magkakaroon ng pamilya kung babae yung gusto mo? Paano, sino mga anak? Hindi. Kasi ano naman eh, ngayon wala akong girlfriend. Mas gusto ko lang magkaroon ng girlfriend, pero kung magkakaroon ako ng boyfriend, tatanggapin ko yun. Kasi gusto ko rin naman yung lalaki.
Pero konti nga lang talaga yung naging naging boyfriend ko. Ikukumpara sa girlfriend ko kasi 23 lahat sin mga naging jowa kong babae. 23 na babae? Lalaki ilan? Lalaki ilan? Counted ba sa body count yun? Oo nga, hindi counted. Counted all kasi tola. Kahit oh may epekto pa rin sa mental nila yun eh. And emotional nila may yun. Kung baga may body yung tumama sa kanila, base. May spirit na umaligid sa kanila. Tsaka yung sa body count nila, mas malala pa yung pwede nilang gawin compare sa lalaki-babae. Mm-hmm. Mas malala yung gagawin nila pag babae sa babae. Mas wild, mas wild. Mas wild. Mas tililing pa. Mas wawarakan. Tol, may kwento nga sa akin yung tropa kong babae na ganyan, tol eh. Nahuli niya yung babae niyang babae. Ng bababae. Okay. Redundant kasi pare. Okay. Yung babae ng tropa. Si babae, oh. Nahuli niya ng bababae. Nahuli niya ng bababae. Niya ng bababae. Ngayon pare, yung wild pare, dahil salpukan sila tol, sabunutan sila. Ganun sino? Yung nila. Silang mag-shota? Oo, pre. So parang fuck wild mate, talaga. Mate, silang ang mga ganyang klaseng relationships, pinakamalala pa sila magselos eh compare sa lalaki babae. Mas malala sila mag ano kunyari ito emotions sila. Sa emotions kasi no emotions sa sila. Emotions oh. Ito tumingin lang na parang nahagip lang yeah, tingnan mo ulit no isa lang sa lahat to ganun sila kalala magselos mate kasi si selos mate sa babae din sa babae nila kids ay tingin lang magagalit na yung kapartner nila totoo ba yun okay. Yung pagka ano, ako naranasan ko pag nagselos ako, alam mo yung gusto mo nang patayin. Malala. Yung talagang kaya mong pumatay ng tao. Din sila yan, no? Yun ang purpose ngayon ni lalaki. Oh, okay. Sabi na sasabihin mo yun. Ganyan, ibablock niya ngayon yun. Parang hey. Yun, sit. Tingin ko kaya hanggang ngayon ganyan pa yung mindset niya kasi hindi pa siya nakakamit ng lalaki na kaya niya ipagkatiwala yung life niya. Kasi 'di ba hanggang ngayon parang alam niya sa sarili ay parang feeling niya na kaya niya pa rin ano yung i-sustain yung sarili niya nang siya lang. So feeling ko yun nga hindi pa siya nakakamit ng pagsasandalan niya ba na parang hahayaan niya yung tao na yun. Wala kasing gera eh. Pag nagkagera hindi ganyan magsalita ato eh. Sa tingin mo sabi niya hindi ako na bigyan mo kong baril lala. Diba, Nol? Kung may gera talaga, yung totoong ano talaga. Siguro sa experience na rin ng buhay yon kaya naging matatag lang talaga ako ng maigi. Hindi, sa tingin ko nga, dahil sa experience mo, sa gulo ng mundo mo, naging ganyan. Magulo na rin. Nahubog na lang siya ba? Nag-guess mo? Dun ka, yung kasi, nahubog ka nung gulo na yun eh. Nag-guess mo? Kaya hindi mo rin maintindihan. Parang yan, hindi, nalilito na nga ako. Ano ba talagang gusto mo? Babae o lalaki? Kanina gusto mo babae? Kaya nga bisexual diba, ako. Double bet pala siya. Okay, so ang gusto mo talaga sa ending, ang makasama mo ay lalaki babae? Isa lang? Hindi mo pwedeng both eh. Siyempre, lalaki. Lalaki. Kasi gusto ko pa rin magkaroon ng pamilya. Eh. Pamilya. Oo. Okay, so what's stopping you? Shit. Nosebleed. Tagalugin daw. Tagalugin mo. Damn, simple-simple na. Ano sa'yo? Ano ang nagpapahinto pa sa'yo at ba't hindi mo pa, kung yun ang gusto mo, bakit, ano pumipigil sa'yo? Yun naman pala yung gusto mo, ano pumipigil sa'yo? Pumipigil na. Na magkaroon ka ng pamilya. Lalaki, pamilya. Stick sa, Hindi. Ano pumipigil sa'yo? Wala nang pumipigil sa akin, pero may nakakapagpagabag. Ano? Pagpapagabag. Nakakapagpagabagab. Ano yung sabihin nun? Kasi ano eh. Di pa siya sigurado. May pumipigil pa. May para may gumugulo pa sa isipan niya ako. Nalalasing. Parang may nagugulo, may gumugulo sa isipan niya. Wala, sa tingin ko hindi niya pa nakikita ang ano niya. Oo, yun yung hindi ko pa nakikita kasi yung sarili ko na dadating na ako sa point na ganun. Parang ang hirap kasi mag-settle ka agad sa tao, di ba? Eh, pero nga wala ka ng time eh. Paano yan? Papatagalin mo pa, ganun? Ang hirap magtiwala eh. Yo, baby girl, alisin mo kasi sa pananaw mo na lahat ng lalaki nananakit eh. Kasi kaya gusto mo yung kapwa mo babae, hindi ka nasasaktan eh. Gets mo? Minsan kasi isipin mo na superhero mo yung lalaki. Hindi, una nga tol, ang dali nga lang sa side niya tol eh. Tol, ang dali lang talaga. Kasi kanina, narinig ko siya, sabi niya na wala namang parang binigay si God ba yung sinabi mo? Wala pang binibigay si God. Minsan, tol, yan ang ganyan silang mag-isip eh, na parang hihintayin nila. I guess mo? Pero, sino ba ang pumipili? Di ba sila? Sila rin. Oo. So,
kung gusto mo talaga, mamimili ka lang eh. Hindi naman ganun kahirap pumili eh. Oo. Yun, so yun para ka sa akin, kung gusto mo ng pamilya, ba't di ka na mamili ngayon na? Habang may beauty ka pa. Kasi habang tumatanda ka, nawawala yan eh. Hindi, naman ang ginagawa ko eh. Pumipili ako, kaya lang wala talaga akong mapili sa ngayon. Pero pumipili ako, hindi naman ako yung ano, ayoko niyan, sinasarado ko yung pinto ko. Binubuksan ko pa rin. Tignan mo, umiba na yung pwesto ni Timo, medyo umusod na tayo yung para po. Paano pumipili? Paano kang pumipili? Eh, kasi, or shit, tol, no? Pwedeng pumipili niya siya, kaso hindi siya gusto ng mga pinipili niya, no? Yes, sir. Tama ba? Mali. Ano? Sila ang hindi ko ginugusto. Eh, hindi mo sila pinipili. Pinipili ko sila. Kaya nga may mga lumalapit. Yung iba, hindi yung lumalapit. Yung ikaw yung lalap. Ako, kailangan ako. Talaga. O, pumipili. Kasi, ikaw kasi, talaga. Kasi makakasama mo siya habang buhay. Ano no? Tumitesting. Mukhang di pa tumitesting yan. Anong isabihin? Yo, nagkakagusto ka ba sa lalaki? I mean yung gustong-gusto mo yun siya. Hindi. Oo. Example. Oo. So, nag-approach ka sa kanya? Oo. Nag-approach din ako. Pag alam kong gusto ko. Nag-first move ka na ba sa gusto mong lalaki? Ayun ang hindi ko nagawa. Diba? So, hindi pa niya nakikita kasi. Kasi ngayon, tol, kunyari sabihin hindi nakikita ah. Kunyari, hindi ako naniniwala dun sa hindi pa nila nakikita yung lalaki. Kunyari, babae tayo. Sa tingin mo, mahirap makakita? Andiyan na nga yung internet, isang DM away lang. Di ba, hindi mahirap makakita ngayon, ha? Oh, kunyari babae ka, imagine mo. Ay, ako babae. Babae ka, 18 years old, sobrang ganda mo. Alam ko tatargetin. Dami mong kausap nun, pare. Ha? Alam ko tatargetin ko, pag ako 18, maayos na babae. Di ba, parang ang daling mong target, eh. O, sa lahat ng lalaking na options ko dito, itong pipiliin ko. Tapos pupuesto na ako doon. Ito, pag ito pinili kong lalaki, secured ako hanggang 75 years old ko. Mm. Kung ako babae. Isang DM lang ng heart, pare. Yung heart, ano kasunod? Wala yun, heart lang. O, minsan walang kwenta yung heart, tol. Minsan, tol, pag sobrang ganda mo, maano rin yung mga ano, eh. Yung wala kahit sobrang ganda pa yun. Kung heart lang, unrare. Pero kung yung offer ng babae, anong favorite mong ulam? Pwede pa o lahat ng kahit anong ikasipsip niya dun sa lalaki ba? Oo nga. Na-gets mo? Niya, no? O kaya hindi ko... Yo, paalala. Kung isipin mo, kung gusto mo, kaya gusto mo na ngayon yan. Mm. Na magkapamilya ka. Ang dali-dali eh. Pipili ka lang eh. Mm, eto. Ayaw pa niya. Ang point ko lang, buti sa inyong mga babae, nandiyan yung power nyo na pumipili. Kami wala kami power na pumili eh. Naghihintay lang kami lagi eh. Kahit anong ligaw pa namin, kung ayaw ng babae. Tsaka never ata nila naranasan niya maging nobody. Sino? Sila. Mga babae din. Meaning? Yung parang left out na ba? Kagaya sa atin, kailangan sa kanila. Pagpatagal na patagal, magiging nobody talaga sila, nag-guess mo. May paparealize lang ako sa kanya para di siya maguluhan. Naguluhan ka ba? Okay, bilang hindi siya domestic, ganito kasi yung nangyayari sa'yo. Kapresko. Yung mga dumadating sa'yo kasi naghihintay ka. Di ba? May mga dumadating sa'yo kasi naghihintay ka. Yung mga makakatch mo kasi sa ganun, mas higher percentage na walang kwentang lalaki. Yes. Bali, yung mga mabubuting lalaki, ang nangyayari, basically is, parehas kayong naghihintayan. Para kayong dalawang nasa bus stop na magkaiba. So, hindi kayo mag-meet. Pag hindi kayo... Kasi parehas kayo naghihintay. Kunyari ako dito, naghihintay lang ako. Naghihintay ka din. Hindi tayo mag-meet. Ives, at sa sitwasyon na yun, na parehas sila naghihintay, hindi mangyayari isa yun. Isa ang dapat mag-first move. Never mag-first move. Ganun ito. Siya. Never siya. Ganun siya. Kasi siya yung daman eh. Siya yung daman. Kasi bilang narinig ko sa'yo nung tinanong nga kita kanina, tumesting ka na ba sa gusto mo? Ang sagot mo ay hindi eh. So never kang pumunta sa bus stop ko. Kunwari, tayo yung sample ah. Never kang pumunta sa bus stop ko. Parang ganun. Nakakatakot kasi pag tinry yun ng babae. Ano? Nakakatakot pag yung babae yung lumapit tapos pinakihon ka lang ng lalaki. Hindi nakakatakot nga yun kung isipin mo eh. Kung pipiliin mo yung parang talagang pag pinagmasdan mo pa lang siya na ito talaga ang daman. Pag nakakatakot yan, pag kaya rin mga namimit mo lang sa club, di ka sure sino yan. Nakakatakot talaga yan. Mga nagdi-DM lang na ano. Mm-mm. Pero kunyari, yung talagang alam mong siya yung
the man. Uh-uh. Anong nakakatakot dun? Eh, nakikita mo nga na yung ibang mga babae may tiwala sa kanya. Yo, baka lahat ng nakapalibot sa kanyang mga tao, gumaganda ang buhay. Okay, lahat ng tao nakapalibot. Siya, okay din siya. Makikita mo, may disiplina siya. Alam niyo yung ginagawa niya. Yo, baka nga ma-misinterpret mo yung sinasabi niya kanina eh, na gusto mong magkapamilya. Baka ang piliin mo nun ay yung mga lumalapit sa'yo. High percentage na ano yun, ma-fuck up ka. Hindi. Basta piliin. Pag yun yung pinili mo. Mm. Kunyari, gusto mo lang magka, eh, gusto ko na magkapamilya. Pili na nga ako, kagaya nung pili mo nung una, mm-hmm. na ito na yung pinakamatagal na nang ligaw sa akin na lalaki, 4 years to eh. Dito na ako magpapaanak. Ay, shit, hindi. High percentage pa rin yun na ano. Magulo, gugulo. Oo, kasi. Gugulo ang lahat. Totally. Mm. Hindi pa rin siya yung nag-first kaya move nga dapat na yung target talaga. Niya na parang dream ano? Guy niya. Kaya ganun. Dapat talagang mamili maigi. Yung yeah, maigi lumalapit, talaga. Dapat kilalanin mo. Hindi na, wag yung lumalapit sa'yo, wag yun. Desperado yun, lapit sa'yo. Kasi kilalapitan, ano ba special sa'yo? Wala naman eh. Ang hirap naman, nakakatakot naman kasi yun eh. Pero, nakakatakot nga siya, pero kami rin naman eh. Pag tumatanggap kami ng babae, nakakatakot din naman ah. Lugi nga kami lagi eh, di ba? Yep. May bagong papasok na babae sa atin, di ba? Yeah. Mga unang araw, parang, dapat ba talaga ito nandito sa bahay ko? Nakakatakot sila eh, di ba? Nakakatakot talaga. Lahat naman chances eh. Mm-hmm. Di ba? Lahat may risk eh. Pero gusto yung sa'yo naman, parang ano na siya eh, parang close na siya sa life and death. Kumbaga, life na ang pinag-uusapan dito eh, para hindi ka maging mag-isa. Kailangan mo nang pumili. At sa tingin ko, mabilisan mo eh, dahil kaysa mapanis ka pa. Oh. I guess mo. Galingan mo sa pagpili mo, piliin mo yung ini-snub ka. Huwag sa tingin ko, mas grabe pa niyang galingan eh. Kasi tol, una, yung malupit na lalaki na yon, yung high value na yon, ang kakumpetensya mo na dun, mga 18 years old na babae na walang record. Na walang 23 babaeng pinagdaanan. Yung talo ka na ang walang makeup. Talo ka na, yung walang makeup pa lang, talo ka na. Walang katawan tato. Pa lang, talo ka na. Walang tattoo. Walang tattoo. Walang tattoo. So ngayon yeah. siya, kailangan yung mag-parang extra steps. Walang naaalala mo din yung sarili mo nun. Na. Gagawa siya extra steps. Na. Or tol, hindi or tol. Kasi tomboy siya nun, yun yung sinabi nga niya nun. Or parang pag si Kevin Samuels nagbibigay ng advice, ang sinasabi nila sa parang katulad niya is, mag-settle sila sa lesser na lalaki. Kasi pwedeng ma-heartbroken sila ng ma-heartbroken kasi hindi na sila papansinin ng high value na lalaki. Yeah, 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 yeah. So sige, mag-settle ka na lang sa lesser na lalaki. At ang importante lang, may kasama ka hanggang kaduluduluhan. Yeah, yeah, yeah. Ito si lesser na lalaki, hindi nga lang siya maaabot ng, hindi niya maaabot yung kayang abutin ng high value. Pero at least may kasama siya. At may pamilya siya bandang huli. Yep. Diba na i-guess mo? Yun ang number one podcast in the Philippines. Yo, yan ang Milk and Wine Podcast. Sa mga gusto maglagay ng logo dito, message nyo lang ako. Sa mga babaeng gusto sumali dito, message nyo lang sila Brua. Maraming salamat! Yeah.